no, yung ating recent PD meeting, eh, yeah, nakikita nyo, no, iniingit ko kayo para maging presidential director din kayo. So every PD meeting, of course, lechon ang kinakain natin. Yan si Sir Tom, makakausap mo, no, face to face. Katabi ko siya sa upuan. Ewan ko lang kung nakikita nyo dyan, nandun ako sa katabi na upline, Zach. No, dun yung upuan ko. Kaya bakante yan, nag-selfie muna ako. Iyon. Wala bang naglalaway? Pwede kayo mag-chat, no? So, yan. Asan na yan? Wait, ano ba nangyari? Yan, so, PD meeting. Yes, upline Carly, upline Marky. Napakasarap nung lechon. Nakakadalawang kuha ako niyan palagi. Puno. Boom, puno yung aking plato. Pero hindi, kumbaga, dumadalwa pa talaga ako. And of course, umiinom muna ako ng ating zero call, no? Ang zero call natin, napakainam, no? Talaga naman. Ito, ayon sa mga bago, kung hindi nyo pa alam, meron tayong zero call. Ito siya. Ito, itong zero call natin is phytosterols, no? Yung sa mga nasa medical, no? Ito yung plant-based, no? Na panglaban natin sa mga statin drugs, no? Kung statin drugs, sisirain niya yung kidney mo, ito plant-based, no? Ito, lagi kong iniinom to araw-araw, walang palya. Hindi ko mo macho ako or physically fit ako, hindi ako po pwedeng ma-bad cholesterol, no? And ang bad cholesterol, syempre, karugtong niyan yung mga heart problem, high blood pressure. So, lagi ko tong iniinom. Zero call, no? So, pagkakain ka ng lechon, pupunta ka ng handaan, dapat may baong kang zero call. Dalawa lagi yung tableta ang iniinom ko. Okay? Gamit ko na yan, apps. Galing kay Maria Almasi, kay Madam Upline. Yes, inumin natin yan araw-araw, no? So, yan. And of course, yan yung, of course, yung ating presidential directors. Yung mga naka-pink is the mini ladies. Yung mga lalaki, syempre, Mercedes-Benz boys yung iba. Yung iba, luxury car club. Yan. So, yan yung ating mga council of presidential directors. And isa sa mga big updates, panoorin nyo, no? Sa mga nangangarap at gustong, ito, I believe, sobrang excited na si Ate Gladys dito. Nandiyan ka ba, Ate Gladys? No? Yan. So, play natin tong video na to. Oops, ba't wala? May sound ba? Wala, apps. Wala. Let. Paano ba to? Paano pag, ayun, share sound? As of 7:28 p.m., we have secured IFRS office in Dubai. Habibi, welcome to Dubai! As of 7... Ulit. As of 7:28 p.m., we have secured IFRS office in Dubai. Habibi, welcome to Dubai! Yan. So, meron na tayong office sa Dubai, no? Siguro pag share natin si Ate Gladys yan, excited na kami. Mag-share ka ng konti kasi nakita ko yung post mo. It's very familiar sa iyo yung building na yon. And I believe strategically, marami daw pupuntang Pinoy dyan kasi andyan yata yung train, may train yata dyan or something. Can you share a little, no, na Ate Gladys? By the way, si Ate Gladys kasi and si Kuya Richard, si upline na Ate Gladys and Kuya Richard, is Millionaires Club ng IFERN and part ng Mini Ladies and of course Field Vice President and Consistent Top Distributor. Back, Rolex Club sila ang mag-asawa, I believe, no? Or si Ate Gladys pa lang. Kiniklaim ko lang na may Rolex na si Kuya Chad din. So, pag-share natin, no? Parte ng ating leadership base ng Brave Hearts, Ate Gladys, no? Yan. Hi, fantastic morning. May spotlight naman si Ate Gladys. Yeah, nasa vista ako up eh. May inaasikaso kami na documents. So, 15 years po ako na OFW sa UAE. And then, yung building na kung saan ilalagay yung IFERN is building din po ng Vistaland. Kasi before, seller po ako ng Vistaland. Doon nandyan ako. 7 years, yung last 7 years namin. Diyan kami lagi, every month, 3 days kami diyan. So, familiar na familiar kami sa place kasi
tumatambay kami sa baba, dalang daming mga kabayan, dalang dami po mga restaurant. So nung nalaman ko, no, na dyan din mapupunta yung office natin, sobra kami na-excite kasi ang dami-daming pwede nating matulungan ng mga OFW na ang ginagawa lang lagi, gumastos ng gumastos. Kasi ganun po, ang dami kasi kainan. Kaya ano, nakakatuwa kasi tayo na gagawin ng iFern sa Dubai, sigurado sobrang laki ng kikitain natin. Kung isipin na ang dami-dami pong kababayan na nandun, ang dami-dami nating matulungan, at the same time, syempre, payaman tayo dito. Yan lang, up. Yan. Thank you, Ate Gladys. No? Yan. So, very successful sa buhay and very successful din, no, sa iFern business. Si Ate Gladys, yung hindi nakakalam ng Vistaland, it's a real estate company. No? And by profession, accountant yan si Ate Gladys. Part-time niya, nung nandun siya sa Dubai, Dubai or UAE, no? Abu Dhabi. Abu Dhabi, sorry. Dubai, Abu Dhabi. Part-time niya yung real estate business, no? And meron din siyang investment sa real estate kasi syempre, pinapart-time niya yan, kailangan naniniwala siya sa binibenta niya. So napabili siya ng umabot yata lahat-lahat, pati mga townhouse, condominium, etc. ng 12 na properties, ano? Sa Metro Manila and the nearby provinces, no? And ngayon, iFern distributor si Ate Gladys, mababalik tayo ng Dubai, no? So pag lumaki yung grupo natin dyan, ako personally, excited ako pumunta ng Dubai. Pa sa mga nagtatanong kung meron na tayong office doon, ang sagot, meron na. Kung ang tanong, pwede nang bumili at pumunta sa office, syempre hindi pa, no? Kasi ini-interior pa yan. Bigyan mo yan ng mga ilang buwan, no? Tapos na yan. Anong ibig kong sabihin? Aantayin ba natin na matapos yung opisina? Syempre hindi. Kasi, like for example, si Ate Gladys, malaki ang grupo niya dyan sa Bahrain, UAE, Dubai, pero nandito siya sa Pilipinas, nasa La Union siya, nasa Manila. Paano, anong ibig sabihin nun? Pwede yan simulan via Zoom. Paano yung produkto? Dating gawin, mano-mano muna ang padala natin. Rest assured, yan na si Sir Tom na nagsabi, pinakita niya rin yung video, si Telma, no, si Applied Telma Vargas, isa sa may mga pinamalaking grupo dyan sa Dubai. Pag sinabi kong malaki, hindi pa yung ganun kalaki. Sa iFern lang na parang siya may pinakamaraming downline sa ngayon doon, is excited na excited. I believe papunta na siya dyan. So, tayo, no, na mga leaders ng iFern na nandito, pwede nating i-penetrate yan, no? Trigger selling ang kwan dyan, ang banat, no? Positioning, the power of positioning. Huwag nang antayin yung doon na makakabili ng office. Ang pinakamaganda dyan, syempre, sabi nga, the best time to plant a tree is 10 years, 20 years, 30 years, 50 years ago. No? The second best time is today. So in short, kailan natin i-invite yung mga kaibigan natin sa Dubai? Alangan antayin natin yung opisina? Siyempre hindi. No? Kailangan ngayon pa lang masabihan na natin yan dahil meron akong tropa. Kasama ko ito dati. And masasabi ko na close din kami. No? Natutulog pa nga ako sa bahay nila. Eh, hindi natin na-i-invite. Na-invite nang doon sa Dubai. Tumawag sa akin, humingi ng advice kung maganda daw yung iFern. So, syempre, alangan sabihin kung pangit, eh, kalukuhan yun. So, syempre, hindi ko rin naman pwedeng sabihin na sa akin ka nalang sumali. Diba? Kasi, game na siya eh. And, nag-decide siya, nandun yung grupo nung nandun na yun, nakaset up na yung grupo nung mga tao ron, dun siya sumali. So, huwag kayong magaya dun kasi baka mamaya, yung mga kaibigan nyo, sa iba pa mapasali yan, imbes na sa inyo. No? Ang worst dyan, mga kamag-anak mo, baka sa iba pa yan maka-join, imbes na sa inyo. So yan yung ating Dubai update. And of course, no? Yan, so this video, gusto ko panoorin nyo siya ng maigi, namnamin nyo siya, short clip lang siya. Hindi lang ito connected sa Dubai, no? It's connected with your belief and kung sino ka. May mga masyado kasi nilang ini-small yung sarili nila
sabi nila hindi nila kaya to, para lang daw to sa mga magagaling magsalita, para lang daw to dun sa mga full time, no? It can be both, no? Lahat part-time, part-time, full-time, di ka magaling, di ka marunong magsalita, akala mo lang yan, mahihain ka. So, panoorin natin tong video na to. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Your story may not have such a happy beginning, but that doesn't make you who you are. It is the rest of your story. So, who are you, Panda? Maybe it can, if you are willing to guide it, to nurture it, to believe in it. But how? How? I need your help, Master. No, you just need to believe. Promise me, Shifu. Promise me you will believe. I will try. Good. Jeez, what was that for? It doesn't matter. It's in the past. Yeah, but it still hurts. Oh, yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it. Ah, you see? So what are you going to do? First, I'm going to take your stick. No, not a stick. There is no secret ingredient. It's just you. But we have to try. So no matter what type of animal you are, from the biggest elephant to our first fox, I implore you, try. Try to make the world a better place. Look inside yourself and recognize that change starts with you. It starts with me. It starts with all of us. Yun. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo ba yung short video, no? So basically ang sinasabi sa video is you just have to believe, no? You just have to believe. Doon sa mga naka-experience, no, you quit, you don't quit. Noodles, no noodles, sabi nga dyan, di ba? It doesn't matter. No? You just have to believe. And yung success mo will determine kung gaano kalalim yung belief level mo dun sa ginagawa natin. And even ibaba pa natin ng konti yan, sabi nga is, kumita ka dati, kumina yung income mo, nagkaroon ka ng grupo, nawala yung grupo mo, may natira, kaya ko pa bang bumangon? Yan yung laging tanong eh. Ang sagot dyan is, you just have to believe. Sabi dun sa isang clip dyan din mismo, sabi is, help me, Master, sabi. Sabi ni Master, no, Shifu. You just have to believe. No? You just have to believe, kapatid, na kaya nating ibalik yung glory days natin. Yes, it's true. No? Kung mapapansin ninyo, bumaba yung mga income. Sa upline sack, dating 5 million, 3 million na lang. Grabe, di ba? Yung mga top natin, mga top 2, top 3 dati, dating 4 million, ngayon 2 million na lang. Bumaba yung income kasi nga maraming noise sa labas. Maraming noise sa loob, no? Bumaba yung income kasi nga yung economy. And lagi niyo 'tong naririnig sa akin sa negosyo, sa larangan ng negosyo, some days are good, some days are great. There is no such thing as bad. No? Kasi natututo ka eh. Lahat ng experience mo, kahit buong magdamag, buong buwan kang manood ng YouTube, success stories ang pakinggan mo, yung mga successful na tao, ang sasabihin lang is your failure is your stepping stone for success, no? For you to succeed.
So kailangan lahat 'yan. No? And dito sa negosyo natin, sabi is sama-sama nating kukunin, no, yung success. So all you have to do is to believe. So kung nagtatanong ka, kaya ko pa kaya, no? Kaya ko pa kayang ibalik yung dati kong income? Kaya ko pa kayang mag-build, no, ng grupo? Oo naman. So nung pauwi ako rito sa Isabela, nakikinig ako ng podcast, no? And ano yung podcast? Ito yung mga success stories, success interviews, no? So imagine niyo yung biyahe ko 8 oras, no? And nakikinig ako ng podcast. Naging habit ko na yan. Alam yan ng mga nakakasabay ko na pag bumabiyahe, no? Alam nila na yung doon sa Spotify ko, hindi kanta yung pinapatugtog ko, mga podcast, mga interview. And doon sa 8 oras na yan, meron akong tumatak sa akin, no, na isang interview doon sa mag-asawa, no, ang negosyo nila, alam niyo kung ano negosyo nila? Networking. No, networking ang negosyo nila. And ang kinita nila doon sa karir nila is 20 million not peso, US dollar. 20 million US dollar. Kumpitin natin kung ilang million yon, or ilang umabot ba ng billion yun. 20 million times 55. So, nasira yung calculator. Ayan, 1.18 yung lumabas. So, 1.1 billion. 1.1 billion ang kinita nila in 8 years. No? And siyempre, sabi nila, nagsishare sila is what can you share dun sa mga tao na gusto yung success mo? What can you share dun sa mga tao na gusto rin yung buhay na meron ka ngayon? Sa tingin nyo, masarap yung meron kang 1.1 billion? Oh naman. Tama. So, ang sagot lang niya is basic. Ang negosyo, sabi niya, kasi bago siya naging networker, professional networker, may mga traditional business siya. No? May mga traditional business sila. And nag-decide sila nung siguro mga 40s sila nito, 40s, nag-decide sila na mag-networking kasi nakita nila yung law of leverage, no? Nakita nila yung power of story. Nakita nila yung ang sarap makita yung mga tao sa paligid nila na nagiging successful. So, sabi niya, nung tinanong, sabi nung nag-i-interview, nung tinanong, ano yung ma-advise mo dun sa mga tao na gusto rin yung success na meron ka ngayon, yung buhay na meron ka ngayon? So, ang sabi niya is, sa negosyo, sabi niya, is sometimes maganda, sometimes hindi, sometimes kumikita, sometimes lugi. Ang kailangan lang daw dyan ay tuloy-tuloy na ginagawa mo yung negosyo mo. Sa networking, ang tawag ko dyan is build and rebuild. It's just a series of build and rebuild. Iisa lang ang pupunta niyan, success. Parang sa traditional business, isang buwan, nagbukas ng tindahan, mahina ang benta. No, next month, pwede bang hindi niya buksan yon kung hindi pa naman siya decided na isasara na niya? Siyempre hindi, nakabukas pa rin yon. O maganda ang kita. Nakabawi siya nung last month. So ang negosyo natin ganun din, walang pagkakaiba yan. And traditional and network marketing, ang kaibahan niya lang, maliit lang talaga yung capital dito. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga downlines ninyo na reject lang ng konti, nag-quit na. Sinabihan ng tatay niya, ano ba naman yung ginagawa mo? Pinag-aral pa naman kita. Ang ganda pa namang eskulahan. No? Yung pinag-aralan mo, ang mahal-mahal ng tuition fee mo. Tapos magne-networking pala, kalang pala. Meron yung isang in-interview, tutuloy-tuloy ko na, Mexican siya, no? Mexican. Yung nanay niya, yung tatay niya is may butika, no? Sa Mexico ito. Hello, ate. Sino to? Si Tel. Okay. Hello, I fantastic morning. So, yung tatay niya is may-ari ng butika sa tapat ng hospital. Tapos siya pinag-aral ng engineering.
And then, nakagraduate ng engineering, ang sweldo niya, 40,000, no? US$40,000 annually. No, kayo na mag-compute kung ilan yon sa peso natin. Tapos, nung nag-networking siya, pag-uwi niya sa bahay, lalong-lalo na nung nag-resign siya, galit na galit yung tatay niya sa kanya. No? So, those are the types ng stories na meron tayo, and hindi tayo exempted, no? Lalong-lalo na dito. Mas marami pa yung rejection dahil ang pamilya ng mga Pilipino very close, no? Even yung sinasabi ng kapatid, kinoconsider nila, kinoconsider ng mga downlines ninyo. That's why marami yung pag nasaktan, nasabihan, no, even sa upline downline, ganun din, nagkatampuan, nagquit-quit na, no? And babalik tayo, kaya nangyayari yun, mababaw yung belief level ng downline mo or ikaw mismo dun sa negosyo na ginagawa natin. No? Totoo ba yan, upline Ali? Pag nilalimang ko yung belief level ko, kikita ba ako talaga dito kay Ivern? Ang sagot ko ay malaking oo. No? Testingin natin. Halimbawa, ikaw, no? Siguradong sigurado ka na kapag nagtrabaho ka, no, doon sa tinatrabaho mo ngayon, may sweldo ka sa katapusan. No? 'Di ba papasok ka araw-araw kasi may sweldo ka sa katapusan eh, or kinsenas katapusan. Masakit ang ulo mo, papasok. Tinatamad ka, papasok. May ang over, papasok. Tama? Masakit yung iyak ng iyak yung anak mo sa bahay. Pero kailangan mong pumasok, papasok ka. Tama ba ako? Sigurado ka eh. Na pag di ka pumasok, wala kang sweldo. Sa Ipern, ganun din. Kailangan lang yung belief level mo is mataas, alam mong kikita ka rito. Paano mo naman malalaman nakikita ka? Dami na nakagawa. Ako na lang, huwag na kayo lumayo. No? 30 million po yung kinita ko sa loob ng 4 na taon. Ganito lang yung ginagawa natin, makipag-usap sa mga tao, mag-build ng network, we share the business. Meron at meron. At pag mataas yung belief level mo sa ginagawa natin, sigurado ako, aaralin mo yung business natin. Tama? Can you please type 1 kung naniniwala ka sa sinabi na apply natin? Don't quit. Yan. So believe in yourself, no? In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. No? Kailangan mataas yung desire mo. At sigurado ako, no? Kung pabasahin mo ulit yan, in order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. Or, your desire for success should be greater than your, maybe, your reservation, no? Your desire for success is should be greater than kung ano yung emosyon na meron ka kapag ka nasasabihan ka na ganito dapat yung gawin. Attend ka ng ganito. Kailangan mas mataas yung gusto mo maging successful ka kaysa kung ano man. Kasi minsan, kung ano ba yung karamihan na basic lang naman yung ginagawa natin dito sa Ivern, di ba? O may event, niyaya ng upline. Nung sabi ni upline, nung pinilit siya ni upline, binilit yung downline na pumunta, nagtampo yung downline. No? So dapat, mas mataas or mas malaki yung gusto mong maging successful ka kaysa dun sa emosyon mo. No? Your desire for success should be greater than your current situation. Ano ba yung current situation mo? No? Mahiyain ka. Dapat, mas mataas yung desire mo na maging successful kaysa dun sa pagiging mahiyain. Kaysa dun sa challenges na meron ka. Kasi kung mataas yung desire mo for success, sigurado ako dadaanan mo lang yan. Umuulan, hindi ka magka-cancel ng taong kakausapin ng dahil lang sa ulan. Kasi nga mas mataas yung desire mo to become successful. Eh. O like for example, excited ako umuwi ng Isabela. Ang daming gusto magpa-schedule. O, nasa Laguna pa lang ako, no? Nung matapos yung event doon, pagod ako, oo. Kasi 6 na oras yung binyahe ko rin, papunta pabalik eh. Medyo matraffic pa. Ginabi pa kami. Kasama ko si upline Dan, tsaka si upline na Runil. No? By the way, shout out kung nandito si Ate Tita Abit. No? Sarap nung pinakain niya rin sa amin. Namasyal kami sa bahay nila. No? So,
Your desire for success should be greater than yung pagod mo. Kasi gusto mong maging successful eh. Tama ba? Your desire for success should be greater than your reasons in life, whether it's mga rason, yung kasi, eh kasi apply. Kailangan mas mataas yung desire mo to become successful kaysa dun sa eh kasi apply. Yung apply ko, ang tigas ng ulo, hindi ko mapagsabihan. Natural, apply mo yun eh. Tama? I-apply. Eh kasi apply. Yung ini-invite ko, laging ang sagot sa akin, alam ko na yan. Eh kasi apply. Yung downline ko, napakatigas ng ulo. No? So, kung yun, kaya ka nun i-down. No? Kaya ka niyang i-down. Pero, if your desire for success is greater than those eh kasi apply. Di ba? Eh kasi apply. Narinig mo na ba yan? Eh kasi. Eh, yung paano yung mga wala pang downline? Eh kasi, mayayin ako eh. Eh kasi, busy ako eh. Eh kasi, wala akong time eh. Paano kung 2 million, 3 million yung pinag-uusapan natin buwan-buwan? Come to think of it. So your desire for success should be greater than your fear of failure. Not just fear of failure, but your reasons, no? Confidence in your personal abilities, no? And yan yung isa sa mga gusto nating in-nurture pagpasensya nyo na yung mga pronunciation ko. Diyan mo makikita kahit na mabulol-bulol ka, eh kaya mo mag-build dito sa iFern kasi doable yung business natin and replicable and duplicated, no? So confidence in your personal abilities. Ito yung isang gusto nating ma-nurture. Ito yung gusto nating maging mindset ng bawat isa na kaya mo, no? Personal abilities. Huwag nating i-menos yung kakayanan natin. Apply, hindi kasi ako nakagraduate ng college eh. Hindi kasi ako nakagraduate ng high school. Hindi kasi ako nakapagtrabaho sa corporate. No? Babalik tayo dun sa kasi. Samantalang, lagi kong sinasabi, kaya mo. O, dun sa interview ulit, kasi 8 oras yung kwan eh. 8 oras yung biyahe ko eh. Yung podcast na yun, ito yung mga natandaan ko. So, tinanong, ano yung gusto mo sa negosyo natin? Ano yung nagustuhan mo ng todo, paborito mo dito sa negosyo ng network marketing? Sumagot. Dito sa mga kinikwento ko na interview, guys, hindi ini-interview rito yung hindi kumikita ng 1 million per month. Dollar, ha? Dollar. 1 million dollar. Dollar, uulitin ko, dollar. No? 1 million dollar per month. So tinanong siya, ano yung pinaka-paborito mo dun sa negosyo natin na networking, na network marketing? Ang sagot niya, ang pinaka-paborito ko is nakikita ko yung mga successful stories. Kumikita ng malalaki, $1 million, $2 million a month. Pero, hindi namimili ng tao yung industriya natin para kumita ka ng 1 million, 2 million. Anong ibig sabihin din namimili? Pwedeng wala kang pinapos, pwedeng empleyado ka, pwedeng negosyante ka na, pwedeng professional ka, pwede kang attorney, pwede kang engineer, pwede kang doktor, pwede. Pwede rin, meron nga parking boy attendant siya. Parking boy attendant, ang trabaho niya. Okay, maaga siya nag-asawa, at age of 18, 20, may anak na siya. So, parking boy attendant siya. Ito galing din dun sa sinasabi ko na podcast, no? Na biyahe ko, 8 oras ba naman eh. Oh. Check niyo yung my day ko. Nandun yung mga clip. Makikita niyo ron. So sabi, yun yung nagustuhan ko, wala tong pinipili na tao. So be confident in your personal abilities, no? Kailangan lang mataas yung desire mo for success. Ako personally, marami na akong stories na na-witness. When I say na-witness, nakita ko mismo sa mga mata ko. Both in networking and in life. Meron akong classmate dati. O, parehas kami. Ang baon namin lagi sa Lunes. No? Ang baon namin sa Lunes. Munggo. Parehas kami. Minsan, ang baon namin sa Martes, kanin lang.
Merkules, kanin lang din. Bibili kami 3 pesong ulam dun sa kung saan man, dun sa school namin. Oh. Itong classmate ko na to, mahina, mahina, mahina siya. Mahina siya sa math, mahina siya sa English, mahina siya sa even sa Pilipino nga eh. Ilocano lang yata siya malakas na subject, no? So walang subject na Ilocano. Pero ang point is, mahina siya. Nakagraduate siya ng high school, nakagraduate ako ng high school, nag-apply ako ng scholarship, nag-apply siya ng scholarship, di siya natanggap, ako natanggap. And then, pumasok siya ng military. Pagpasok niya ng military, nag-aral ulit siya, naging teacher siya, lumabas siya sa service ng military, teacher siya, nag-take ng exam. No? At the age of 30, principal na siya sa Cavite. So, success story. No, hindi siya nag-focus doon sa mga weaknesses niya. Hindi siya nag-focus, wala siyang pamparal. Hindi siya nag-focus, wala siyang baon ng high school. Hindi siya nag-focus doon sa sitwasyon niya. Kasi nga, yung desire niya for success is mataas. So dito, confidence in your personal abilities is huwag niyong minusin yung mga kakayahan ninyo. No? Value yourself and believe that you are meant to achieve great things. Di ba? Sabi nga, 'di ba, ito nabasa ko dati to, no? Sabi doon is you are a chosen people of God, no? You are created in the image of, and likeness of God, and you are a holy nation, God's special creation. So, kung special kang creation, yayaman ka. Mayaman ka. Anya lang, hindi siya nangyayari kasi minimenos mo yung kakayanan mo. No, huwag mong minusin. Ibig sabihin, andito ka na sa Ipern, itodo mo na yung kumpiyansa mo kasi nandyan na yung avenue para kumita ka ng malaki. May paglalagyan eh. May pagpapadaanan ng blessing yung Ipern. Eh, unlimited naman ang income dito. No, believe that you will succeed and you will. No, believe in yourself. The biggest difference I've noticed, sabi dyan, between successful people and unsuccessful people is not the intelligence or opportunity or resources. It's the belief that they can make their goals happen. No, wag na tayong lumayo. Yan yung nagse-separate sa mga classmate mong nakagraduate versus sa mga hindi nakagraduate. Their belief. No? O pwede mong sabihin, hindi apply. Pangit talaga yung circumstances ng classmate ko kaya hindi siya nakagraduate. Yes. Ang pinaniwalaan niya, yung circumstances niya. Pero kung naniwala siya na kaya niya, for sure, makakagraduate siya. Ganon din sa Ipern business. No, doon sa negosyo mo, if you will not believe na kaya mo to, wala talaga. No, mamaya, marami pang karugtong yan. No, believe in yourself. No? Do you believe that change is possible for you? Of course, you should believe that change is possible for you. Change is the only constant thing in this world. Lahat. Feelings change. Opportunities changing. No, yung kulay ng buhok mo nagbabago. Yung maganda mong kotse, pagkalipas sa 5 taon, 3 taon, hindi na ganun na itsura niya. Change is the only constant thing in this world. Therefore, kasama ka dyan. Huwag mong sabihin na hindi mo kaya kasi pwede kang mabago. No? Sa araw-araw na mag-attend ka ng training, meron namang Facebook Live. Tawagan mo yung upline mo. Kahit ako, tawagan mo ako. I-PM mo ako. Imposibleng hindi ka matuto. Kasi pwede kang script lang. Pwede i-memorize mo. Pwede mong gamitin yung kwento. Yan pa yung isang blessing ng network marketing. Yung story ni Pedro. Hindi ibig sabihin story niya lang yun. Pwede mong gamitin yun. Pwede mong ikwento yun. Pwedeng ipahiram. No? Kaya huwag mo lilimitahan yung sarili mo. Sabi dyan, do you believe that change is possible? Yes! Sabihin mo yan sa sarili mo. I-type mo ngayon yan. Or ibulong mo sa sarili mo. Sabihin mo, yes, kaya ko. Diba? Because of this belief, be willing to experiment and try new things even if you feel uncertain. Ito naman, pwede mong tanongin yung upline mo. Humingi ka ng advice. Ask yourself, are you getting better? No? Hindi bitter, ha? Huwag kang bitter. You, ask yourself, are you getting better? Is what I am doing working for me? Am I getting the result that I want? Tanungin mo yung sarili mo. Kasi baka mamaya,
Yung taong ini-invite mo, siya pa rin. Simula nung January, siya pa rin. February, siya pa rin. April, siya pa rin. May, iba, kailangan mo naman magbago na ng prospect list, no? If yes, then continue what you're doing. If no, then change it, no? Palitan natin yung prospect mo kung prospect list yan. Believe in yourself. Yan pala yun. So believe in yourself. It's time for change. So kung dati, nahihiya ka mag-live, no? Ngayon, dapat nag-start na tayo mag-live, no? And even yung mga posts sa Facebook, sa TikTok, dati hindi ka naman marunong mag-TikTok, Instagram, mga Reels, no? It can attract people, no? Kumain ka sa masarap na restaurant, gawa mo ng content na konti. Kahit 1-minute video, 30-second video, nag-drive ka, may kotse ka, isama mo lahat yan, no? Kung dati, hindi kasi ako mag-post offline, good news, nasa negosyo ka ng change, no? And change is the only constant thing in this world and it is connected dun sa pagiging successful mo. So change, nandito ka na rin lang, itodo na natin, no? So it's time for change. Kung dati, medyo masungit ka, itone down mo ng konti, no? Now, believe in yourself, it's time for change. Kung dati, mainitin ang ulo mo, no? Bawasan mo na yan, no? Uminom ka ng zero call, katulad ng ginagawa ni Upline Ali. By the way, no, may bago tayong produkto. Napaganda, ininom ko rin to. Digest is. Digest is milk tea cell. Meron siyang silymarin, no? Yung silymarin is... yung silymarin is galing dito sa milk tea cell na extract. So, mas maganda yung milk tea cell kaysa sa silymarin na meron dun sa Liberate. Ni-name drop ko na. Kasi yung Liberate, silymarin yun eh. So, yung silymarin galing dun sa milk tea cell, ito diretso na. Kaya ito ay mas maganda para sa liver at para sa digestion, no? So, change. Kung dati is medyo ayaw mong maging makipagkaibigan, baka kailangan mong dagdagan ang pagkipagkaibigan. Kung dati is mainitin ay mabababa ang pasensya mo, baka kailangan mong baguhin yan. No? Bakit? 1 million naman ang kapalit. Kung dati, hindi ka ayaw mong magmaneho ng kotse, baka kailangan mo nang baguhin yan. Baka kailangan mo nang magmaneho. Kung dati matatakutin ka, baka kailangan mo nang baguhin yan. Bawas-bawasan mo na yung pagiging matatakutin. No, yan si Ate Happy. Ingat sa biyahe, Ate Happy. By the way, si Ate Happy is kinuha niya yung incentive niya sa iFern, no, for field manager. Nag-field ba siya yung pinakabago nating field manager dito sa Isabela, no? So, yan si Ate Happy, pauwi na ngayon. Ingat sa biyahe. So, kung dati is maski yung mga maliliit na bagay na wala namang kinalaman sa negosyo mo, pinapatulan mo, baka kailangan mo ng change, no? Kailangan mong baguhin. Baka kung dati ang post mo puro emo, puro negative, baka kailangan mo nang itigil yung kapatid. Change! Baka yun yung kailangan. And believe in yourself na kaya mo. Kasi pag di ka naniwala, wala talaga. Hindi siya mangyayari. No? Kung dati, alauna ka na nagigising, change! Baguhin na natin yan, kapatid. Baka kailangan uminom ka ng sleep easy para maaga kang makatulog sa gabi, para maaga ka rin magising. Ininom ko to kagabi, no? Alas 11 yata, o alas 10, ininom ko to. Nagising ako alas 7 ng umaga. Oh? Sir, na-order na ba? Oo, na-order na, no? So, napakaganda, sleep easy. So, change. So, kung dati is wala kang kalendaryo, no, wala kang activity, wala kang schedule, change. Kung dati ayaw mong napagsasabihan, baka kailangan mapagsabihan ka na. Ay, kailangan tanggapin mo na yung mga sinasabi rin sa'yo. Change. No, yan yung kailangan ng bawat isa. So believe in yourself. Look in the mirror and say, I love you. Start your day with a smile. So kung dati simang ka, simangot, hindi nakakatulong sa negosyo natin yan. Kailangan mong umismile. No, kung dati Marites lang ang nakakatulong sa atin, no, yung positive na Marites, ha. So believe in yourself, look in the mirror and say I love you. Sabihin mo sa sarili mo, ang galing mo talaga. Ang pogi mo, ang ganda mo. No? Ang sipag-sipag mo talaga. Ang dami-dami mong pay-in. Ang yaman-yaman mo talaga. Ang healthy-healthy mo talaga, 'di ba? Or ang healthy-healthy ko talaga. Kasi sabi yan, I love me, I love me. So kailangan,
you start your day with a positive attitude. Are you learning, guys? May nakukuha ba kayo? Na-empower ba kayo? Can you please type yes? Yan. Thank you sa mga nagre-reply. Yan. Sir Eugene, Applied Marquee, Maria Rito, Tito Ernie, Arlene, Pinakusugma, Maan, Maria, Marlene, Calma, RTI Abby, Roda, si Ate Roda, congratulations sa bagong mong direct. Menor na, Brandon, Mami Isabel, Michelle, MJ, yes. Okay, thank you sa mga nag-reply. Yes po, Sir Ali, Tel, Mark, Jubel, Buante, hello. Tadeus Reyes, kala o Tadeus Reyes, Sonda. Hello po. Aileen Taboso, yes po, Sir Ali, congratulations. Ate Aileen Taboso, sila yata yung bagong car club under Pinakusog. Tama ba ako? Can you please type kung tama ako? So, yan, yes po, congratulations. Yan. So, another video, no? Panoorin natin siya. What come out your mouth is what's gonna come back to you. It's the law of attraction. All men are dogs. You finna meet all of them. I never get nobody. You're not. I can't lose this weight. You sure ain't. I'm gonna get fit this year. Strong possibility. I'll never be rich. Promise you, you won't. I'm gonna be rich one day. Strong possibility. That's how it works, man. It is the law of attraction. The moment you say it, you begin to change. It's the process. If you think big, you'll be big. If you think small, you'll be small. Ano, isa pa? Ganda ng message. Pakinggan nyo mabuti, no? Yung may mga ginagawa, itigil mo muna, pakinggan mo to. Ang ganda nito sinabi ni Steve Harvey. What come out your mouth is what's gonna come back to you. It's the law of attraction. All men are dogs. You finna meet all of them. I never get nobody. You're not. I can't lose this weight. You sure ain't. I'm gonna get fit this year. Strong possibility. I'll never be rich. Promise you, you won't. I'm gonna be rich one day. Strong possibility. That's how it works, man. It is the law of attraction. The moment you say it, you begin to change. In Tagalog, guys, whether you think, English pa rin pala, kung sa tingin mo, kaya mo. No? Sa Tagalog, yung sinabi ni Steve Harvey, kung sa tingin mo, kaya mo, tama ka. Kung sa tingin mo, hindi mo kayang maging successful, tama ka rin. Whether you think you can or you cannot, either way you are right. Sabi nga dyan, hindi ako makakabenta. Hindi ka talaga makakabenta. Hindi talaga ako papayat. Hindi ka talaga papayat. Pero pag sinabi mo makakabenta ka, yes, makakabenta ka. Papayat ka. Sabi dyan, yes. There's a big possibility. So whether you think you can or you cannot, either way, you are right. Kung sa tingin mo, kaya mo, tama ka. Kung sa tingin mo, kaya mo magpa-pay ng family package, tama ka. Ilatag mo lang yan ng ilatag. Dahil darating at darating din yan. Kung sa tingin mo rin, hindi mo kayang maglatag pag wala yung upline mo, tama ka rin dyan. Whether you think you can or you cannot, either way, you are right. Kung sa tingin mo, kaya mo pang bumangon, no? By the way, guys, para lang alam ninyo, yung mga leaders natin na dati 200,000, 300,000 ang kinikita, naging 100,000. Yung dating 100,000, naging 30,000 na lang. Tatandaan ninyo, yung negosyo ninyo at yung negosyo ko is kailan lang isinilang. Karamihan sa inyo, pandemic lang. 2020 lang yan. No? Maraming mga negosyo nagmamature after 5 years, after 4 years. Yung stable na stable yung sinasabi ko, ha? Kasi lahat naman tayo nabiyayaan ng malalaking income during pandemic. Eh. No? Sumabog. Ako, I myself, 20 million ang kinita ko 21 and 22. No, more than 20 million. So kung ako kumita ako ng 20 million, marami sa inyo kumita ng 5 million, marami sa inyo kumita ng 10 million, marami sa inyo kumita ng maybe 4 million, yung mga sumali, tapos, ganyan eh, ang business eh. Some days are good, some days are great eh. Oh. Kung sa tingin ninyo, kaya nyong ibalik yung income ninyong malaki, tama ka. Kung sa tingin ninyo,
hindi na kaya, tama ka rin. Sa mga bago, maniwala kayo sa hindi. Yung negosyo natin at tong grupo na kinakabilangan ninyo is hindi siya puro sugar coating. Hindi siya sugar coating at sobrang from company, binababa natin yung mga update. Tumaas ang income, tumaas. Bumabangin ang bumaba. Pero tuloy-tuloy tayo. No? And hindi tayo, kumbaga, isa nga, sabi nga dun sa interview, is ano, yung isang, kung merong isang ugali ang tao para magtuloy-tuloy yung negosyo niya sa network marketing, ano yun sa tingin mo, sabi dun sa ini-interview? Ang sagot nung ini-interview, be honest. No? Be honest dun sa mga binibigkas natin na mga pangako. Be honest dun sa mga support na sinasabi natin, ibigay natin. No? Be honest. Isa yon. So yun yung grupo natin, no? And if you think, no, na babalik yung napakalalaking income, oo naman, nandyan yan eh, kukunin mo na lang. Tama, ang iPern, magandang maganda, no? Bumagsak ang ekonomiya, okay, ganun talaga. Maraming mga distributor na dati is walang trabaho during pandemic, hirap makahanap ng trabaho, even nung post-pandemic, bumalik na sa trabaho. Yung mga nagsisiman, dati bawal sumampa ng barko, sumampa na, nabawasan ng mga downline mo. So those are the reasons kung bakit bumaba yung income. Pero kung babalik ka dun sa daily grind na tinatawag, back to basic, no, and wag kang umalis kasi magbabagsak tayo ng basic mamaya, to help you, no, dun sa ating CAC mo. Yung CAC mo natin is kumusta ang Christmas mo, no? And less than 90 days, kaya pa nating baguhin yung ating Pasko. Okay? So are you learning, guys? Can you please type yes? So what? Ano yung kailangan natin? We need to be consistent. No? Consistent dun sa basic na ginagawa natin. Ano ba yung mga basic na yan? Nag-invite ka, naglalatag ka, nagpa-follow up ka. Tama, nagka-caddy ka, nagme-mentoring ka, umatin ka ng event, umatin ka ng training, umatin ka ng Zoom meeting. We need to be consistent. No? And ako, tapos na ako sa usapan na kung kaya ba o hindi. Oo naman, kayang-kaya. Ang kailangan lang dyan is mag-focus tayo, isarado natin yung tingin natin dun sa success na kanina pa natin sinasabi that your desire for success should be greater than kung ano man yung sitwasyon na meron ka ngayon. No? Goals cannot be achieved without consistency. No? Without consistency, dreams will not be reality without consistency. Consistency is the key. Consistency sa disiplina, no? Consistency sa paglalatag. Consistency sa pag-aaral sa negosyo natin. Huwag po tayong maging tamad na aralin yung negosyo natin. Kasi ang basic formula ng negosyo natin is kapag alam mo na, kikita ka na. Basic, no? Hindi ito yung pag nag-invest ka ng 50 million, yayaman ka na. Hindi siya ganung pattern. Ito ay pag alam mo na, kabisado mo na, kikita ka na, lalaki na yung grupo mo. 5 lessons on the power of consistency. Pain today, pride tomorrow. No? Siyempre, pag consistent mo itong ginagawa, na-build yung mga muscle mo, na-build yung network mo, sigurado ako tuloy-tuloy yung negosyo mo. Remember why you started. Every time ako magra-run into some challenges, no? Sa network, sa buhay, sa downline, sa upline, sa network, lagi kong binabalikan why I started. And I'm always grateful dun sa 4 years na nandito ako sa iPern, no? Kaya gumagaan palagi yung pakiramdam ko, no? Lagi akong bumabalik kung bakit ako nagsimula. Motivation that does not last. You must be consistent. No, sabi nga dun sa kwan eh, dun sa dati nagji-gym ako sa kwan eh, sa Fitness First sa Manila, no? So, sabi doon is motivation gets you started, results gets you going. And you can only have result kung consistent yung ginagawa mo. May mga tao nagsasabi, hindi ako kumikita sa iPhone. Paano kang kikita sa loob ng 6 na buwan, 3 beses ka lang nag-invite? Sa loob ng 6 na buwan, 1 beses ka lang nag-attend ng event. Sa loob ng 6 na buwan, 1 beses ka lang nakipagkita sa upline mo. Ang lagi mong sagot kapag ka tinatanong ka ng upline mo,
Oh, baka pwede tayong magkita, magkape tayo. Sagot ko na. Magdadala ako ng Fern Coffee. Sagot ko na yung Starbucks mo. Sagot ko na yung milk tea mo. Ang sagot mo palagi is upline. Maglalaba ako. Upline. May meeting kasi yung school namin. Upline. May birthday yung kapitbahay namin. Upline. Magdidilig ako ng mga halaman. Upline. Walang tao sa bahay. Ako lang magluluto. Paanong mangyayari yung milyon-milyon na kitaan, kapatid? Tama? Hindi po pwede. Kaya nga dapat, nakapokus ka dun sa success na kayang ibigay ni Ivern. No? You must be consistent dun sa ginagawa natin. Pagka hindi ka pa kumikita at sa tingin mo, kaya hindi ka pa kumikita kasi hindi mo pa alam kung paano gagawin yung Ivern. Good news. Ang sagot niyan, ganito ka basic. Hindi alam, alamin. Parang ganito lang yan eh. Nauuhaw, uminom. Pagod, magpahinga. Gutom, kumain. Tama? Naiinitan, maligo. Sindang electric pan. Ibuksan ng aircon. Tama? Alam nyo na yung sagot. Kailangan na lang gawin. At mas madali yung sinasabi ko na hindi alam, aaralin. Kapag mataas yung belief level mo sa ginagawa natin, pagka mataas yung desire mo for success, madali lahat. Believe me. Physically, hindi madali. Pero mentally, and dun sa process, napakadali na. Magaan yung pakiramdam mo eh. Oh, yung boss ko dati, yan, kilala rin ni Upline Ronil. Si Upline Ronil, dati kong office mate yan. Sa Accenture, naging office mate kami. Sa Google Philippines, naging mag-office kami. Natatandaan mo, Ronil, si Andrew Walker, vice president nung aming kumpanya, bago yan maging Google. So, tinanong ko siya ano ang background niya. Mahilig ako magtanong eh. Ang sabi niya, hindi siya IT. Hindi siya connected sa information technology. Ang kurso niya, mechanical engineering. Nagulat ako. How come? Sabi ko, ang galing mo sa programming. And siya yung vice president ng kumpanya namin. Ang sagot niya sa akin, basic. Yung asawa daw niya, ang IT. Doon sa lugar kung saan siya nag-graduate, sa Atlanta, Georgia, walang masyadong work for a mechanical engineering. Okay? Since walang work for mechanical engineering, okay, ang sumasama siya sa asawa niya pag hinahatid niya, sabi niya dun sa boss, dun sa IT, boss, baka pwede akong pumasok dito nang walang bayad. Gusto ko lang mag-aral, mag-apprentice, etc. Sa kakapunta-papunta niya, natutunan niya. No? Wala siyang sweldo. Kinaga niya yun for years. Hanggang sa, sabi, ganun nga siya mag-type eh. Oh, pero magaling siya sa programming. Hindi siya ganun. Ayan, si Upline Marquez, si Upline Ronil, ganun eh. Oh, may, kahit di nga nila tinitingnan yung keyboard eh. Oh, pero siya hindi, pag ganun. Parang typewriter. Bakit? Hindi nga siya graduate ng IT, pero natutunan niya yung programming. So anong ibig kong sabihin? Hard work pays off. Nakapokus siya dun sa gusto niya, sa goal niya. Kasi ang IT industry, guys, it's one of the biggest high-paying jobs. Not just here in the Philippines, but of course, lalong-lalo na sa abroad. Do you agree? Oh, ang gusto kong makita ninyo is aralin. Hindi alam, aralin. Ba't aralin? Taasan yung belief level. Kikita ng milyon yung kapalit. Kahit wala kang kinikita, yung iba kasi napagod na. Kaya hindi, never nilang na-achieve yung success. One day at a time. One day at a time. Wag kang masyadong apurado na matutunan lahat kasi walang ganun. Lahat ng magagandang bagay at malalaking bagay dito daw sa mundo, it will take time. Hindi yan basta-basta binibigay sa'yo. Tama? Yan, bibilisan ko ng konti. No? So, what is the Braveheart's game plan? Total plug-in, corporate, office activities, no, Zoom, Monday to Friday, RBA via Zoom with the emperors. Consistent tayo dyan. Oh, parating yung mga holidays natin. Use the holiday wisely. Reflect and contemplate how many partners and guests might be available these days. So marami tayong holiday, no, na paparating yung mga undas, yung election, etc. In December, napakaraming holiday niyan. Back to basic. No, you do the daily grind. Latag, mentoring, one-on-one meet-up, office,
for full-timers na wala naman LATAG or ganap, maximize the office, no? Maximize the energy, learn before you earn, no? And not just the office, like for example, dyan sa Samar, sa Leyte, meron tayong Ipern Mansion dyan kay Upline MJ and Upline Efren. Dalasan nyo pagpunta dyan sa Ormoc, nandyan si Upline Maricris, no? Dito po si Upline Maricris, our mini ladies sa Ormoc City. Maximize nyo yan dito sa Isabela, no? Magkakaroon tayo ng office dito, i-maximize nyo siya. Yung mga nandyan sa Manila, di sa office, no? 90 days straight in Ipern. By the way, no? Ang update sa mga sa ating mga events sa office, sa main office sa Manila, is every day, iba't ibang team yung may hawak dyan. And Bravehearts will host October 21, that Saturday before CSL, no? So please take note. And I need 5 volunteers, no? Para dun sa ating napakagandang hosting, not just volunteer, no? This is an opportunity for us, no, na showcase yung mga downlines natin. And sa mga uplines ninyo, alam nila na marami tayong isinilang na leaders dahil diyan sa pagpapatayo diyan sa office, no? So I'll keep you posted, no, doon sa ating update diyan. Yan. So before ako mag basic training, no, dito sa update natin, ang CSL natin is brought to you by Gilas of Ipern, no? Share the file in the meeting. Yes, sure, Sir Rod, no? CSL is October 22, 1 p.m. Event title, Balik Tanaw. No? Ang ganda ng title nito. Ito yung mga Balik Tanaw. No? 90s ang team natin. Eh. Ito. Yan. Balik Tanaw. 90s yung team natin. Balik Tanaw. Ipern at ako noon at ngayon. We would like to highlight the connection between 90s team and the successful journey of our company. Ipern, the 90s was a decade of immense cultural significance and it holds a special place in our collective memories. By adopting 90s, we not only celebrate the era, but also the drop and also draw parallels to Iber's journey and toward success. So ito guys is, sino rito yung mga batang 90s na may mga connection ng kuan, ng walang internet sa may internet connection ito ng anong tawag dito? Safeguard phone, no? To iPhone and the touchscreen era, no? A connection ito ng mababagal na laptop sa mabibilis na laptop yung mga 90s kasi ngayon yung mga pinanganak ng 2000 puro mabibilis na yung naabutan nila. Connection ang 90s, no, ng telepono dun sa wireless, no, na way ng pagtawag. So na experience natin yan lahat. And in connection, syempre dito kayo makakakita yan 3310, di ba? 3210. Maganda pa nga yung 3310 eh. So dati mahal-mahal niyan. Connection nito nung so yung CSL natin guys is showcase dito yung dating janitor, yung dating empleyado, dating seaman, dating OFW. So na ngayon kay Ipern is successful. And Gilas is, as far as I remember, has the biggest number of presidential directors when it comes to sub-team. Si Emperors, Unstoppable, Gilas, sila yung may maraming presidential directors. I believe 11 sila, no, na presidential director. Sa Bravehearts, imagine nyo, ako pa lang ang PD. May mga incoming PD na rito, like for example, si Upline Bayaw, Aris Pascual, Senior Field Vice President. Si Upline MJ, Efren Garcia, no, Senior Field Vice President. Si Upline Runil Clerigo, Senior Field Vice President. Si Upline Dan Henry Tolentino, Senior Field Vice President. Si Upline Marky and Upline Carly, Senior Field Vice President. Incoming Presidential Directors lahat yan. So sa kanila, meron ba akong nakalimutan i-type ninyo para wala tayong tampuan? Sorry. No? Tama ba? Meron ba akong nakalimutan na Senior Field Vice President ng Bravehearts? So in short, sa kanila 11 po. No? So sobrang tindi nitong CSL na to. Yan. So, batang 90s, ibalik ang saya ng Pinoy 90s. Ah, 'di ba? Venue setup. Makita niyo yung venue setup. I-zoom out niyo na lang, no, para makita niyo yung venue setup natin. 'Yon. Balik Tanaw. Oh, kilala niyo ba ang ating modelo?
Di ba? So, yan. Another one, si Sir Tom and Mama Damian, of course. Oh, yes, astig talaga, di ba? Yan. Si Sir Tom, oh, lalong pumugi. Di ba? So, ang formahan natin sa 90s, i-zoom out nyo na lang. Ayan. Yung mga... Yun yung formahan natin sa kwan, sa nasu-zoom out yan eh. Ayan, zoom out nyo na lang. So, yun ang formahan natin sa Cicel. Gusto nyo mag-hip-hop? Wala. Ayan, pwede. Jologs, pwede. 90s nga eh. Di ba? So, po, ayan, punit-punit, pwede. Yes, Ate Marlene, yan. So, pwede ring mala Britney Spears, no? Pwede ring mala Westlife po, pwede yan. Pwede ring mala Julina Magdangal, di ba? So, meron tayong raffle ticket. Napakaganda nung first raffle entry. Ang first winner natin, 65 inches ang TV pamimigay. Samsung smartphone and Jordan gift card. No, ang raffle ticket natin is 500 pesos only. No? I-PM nyo na ako agad kasi limited lang yung ticket na ipinamigay. No, may numero yan. So, update no sa atin dito sa Isabela. Ito yung ating magiging iFern office dito sa Isabela. And my first option is to look for a big house kasi yan yung mas maganda sana. And of course, wala tayong makita ang nakita natin office, no? So ito siya, tuturo ko lang kayo. Along National Highway, katabi niyan hotel. Gasolinahan, malawak ang parking. So yung buong second floor yung kinuha natin, no? So yung may mga of course, Isabela, nandito tayo, maximize natin ito. Ayan, so that's it. And sabi ko nga kanina, sa ating 74 participants is one of the team and one of the, I would say, focus, no? Yung focus natin ngayon is going back to basic. Wala muna tayong title. Wala muna tayong kung ano man, no? Kung ano man. We always, we want to go to basic, no? Kasi, sabi nga ni Upline Ronil kanina, kung ano yung lakas ng grupo mo ng September, October, November, December, especially October, November, December, kung makapalang na build mo dyan, it will carry you through buong 2024. So yung 2024 mo, ngayon nagsisimula yan. No? Yung momentum mo ng 2024, hindi mo yan sa 2024 gagawin. Ngayon yan. No? Sabi ko nga kanina, the best way to plant a tree. Sabi ni, hindi ko 'to ginawa, 'di ba? Alam niyo 'yan. Ito madalas nyo 'tong makita. The best time to plant a tree is 10 years, 20 years, 30 years, 50 years ago. The second best time is today. So, hindi mo i-build yung team mo sa 2024. Ngayon mo siya i-build. Dahil yung momentum natin is for example, sabi ko nga, yung presidential director ko ngayon ko ba yan binil? Siyempre hindi. Binil ko yan years ago. So, ganun din yung sa inyo. So, lahat na makakasabay is siguradong-sigurado yung 2024 nila build, made na. No? Basta't masabayan natin itong October, November, December, 3 months. Kung ikaw, upline ka, tinatawag mo yung sarili mo ngayon na leader, nandito ka, no? Umupo ka dyan, makinig ka, at mag-note. No? Kasi, back to basic nga tayo eh. And as a back to basic, we always have this beginner's mindset. Total naman, ang karamihan is pang beginner daw yung income. So, in short, umupo ka dyan, makinig ka ulit, kasi baka ma-refresh ka, baka matuto ka ulit gumawa ng prospect list kasi karamihan ang pumapatay sa mga matatagal na is alam na nila. Hackney, alam ko na yan. So pagka alam mo na, dapat kumikita ka na ngayon ng malaki. So kung hindi ka kumikita ngayon ng malaki, umupo ka dyan, makinig ka, baka ma-refresh ka. Kasi kung ma-refresh ka, edi ang ganda, di ba? So, try kong lumipat sa iPad para dito ako magsusulat. Gusto kong mag-note, no?
So, stop share na ako rito. Apply nail pa. Pa-spotlight naman yung iPad ko. Ano pangalan na apply? Alejandro Tolentino. So, mag-PM ako sa'yo. Yan, na-receive mo? Yan, okay na apply. Okay, so... Two minutes. Mag-CCR break lang ako. All right, I'm back. Yan, ay fantastic morning sa ating 72 participants. Nabawasan tayo ng dalawa, kanina 74 yan. Yan, so... Ay fantastic morning, sound check tayo. Maganda, malinaw ba yung boses ni Upline Ali? Can you please type 1? All right. So, sabi ko kanina, ano, yung momentum na gagawin natin ngayon 2023 of October will carry us, no, for the whole 2024. So, napaka-crucial ng gagawin natin ngayon kasi kung gusto mong kumita ng sobrang laki sa 2024, no, isulat mo na 'yan. No, isulat mo na 'yan. Halimbawa, 2024, gusto ko nang kung nagsisimula ka, possible ba apply yung 5 million? Oo, isulat mo yan. Possible ba apply yung 10 million? Oo, isulat mo yan. No? 2024, gusto mo nang maging parte ng multi-millionaires club, gusto mo magkaroon ng luxury car, isulat mo yan. No? Surat mo sa pader. No? Isulat mo yan. Gusto mo ipaprint mo para araw-araw mo nakikita. Para yung October, November, December natin is naka-focus tayo all out grind, no? All out grind. And ako, hindi ko binubuhat yung sarili kong bangko. Nakita nyo naman, kahit buksan nyo yung Facebook ko, nandiyan lahat yung mga activity. Buksan mo yung lagi kung subaybayan mo yung aking My Day, makikita mo diyan laging may activity. So yung mga upline na hindi nagpo-post or hindi naglalagay sa My Day, hindi rin nagpo-post sa TikTok, ugaliin nyo kasi isa yan sa magiging record mo eh. No? Isa yan sa magiging record mo, no? na makikita ng mga downlines mo. And alam naman natin yung mga downlines, pag wala silang nakikitang ganap ng mga upline, hindi rin sila gumaganap. No? Kasi ewan ko, ganun yung naging takbo. Unless yung downline mo is mas focus sa'yo, mas masipag sa'yo, at mas malalim yung desire niya na kumita ng malaki. So, swerte mo pagka ganun. Pero bihira yung mangyari kasi sabi nga nila, don't look for leaders. Be a leader first.
and your leaders will come, no, naturally. As a result, yung hard work mo, and as a result, ng pagiging leader mo. So, today is, sabi ko nga, back to basic tayo. We all go back to basic. And ito is, of course, yung tinatawag nating 5 basic discipline. No? So sabi ko nga kanina, kung maraming beses mo na itong narinig, nakita, gumanda yung sulat ko, ano, maganda pala itong yan, yung nakikita nyo na yan sa iPad, no? Hindi ganyan ang sulat ko sa totoong buhay. Ewan ko, for some reason, gumanda. Sabi ko nga kanina, kung ikaw, ilang beses mo nang narinig, nakita ito, umupo ka pa rin dyan, kasi baka may makuha ka ngayon na yun na lang pala yung kulang para pumutok na rin yung income mo. Okay? So, 5 basic discipline. Tawag nila rito 5 fingers. Ang tawag ni rin ng iba dito is basic NDO, no? Huwag mo nang antayin yung new distributor's orientation kung kaya mo namang i-5 fingers na yan, no? So 5 basic discipline. So ano ba yung pinakauna? Pag ito na master mo to, no? Is malaking-malaki na yung pwede mong kitain dito sa negosyo na ito, dito sa iPhone business mo, no? And ito rin yung basic na skills na kailangan mo dito sa negosyo natin. Lagi nga nating sinasabi na ang paglaki ng network mo, no? Ang paglaki ng network mo, kasi ganyan yung network eh, nakasalalay dun sa, ang paglaki ng network mo, kasabay kasi niyan, yung paglaki ng income mo. No? Anya lang, mangyayari lang yon kapag malalim din yung skills na meron ka. Or yan yung tinatawag nating knowledge. No? Knowledge. Oh. Sa mga nakaabot kay Ernie Baron, totoo-totoo, di ba? Sabi niya, knowledge is power. No? Knowledge. Diyan pa lang sa word na yan, sabi nga, if you know, you have the edge. Knowledge. If you know, you have the edge. Kapag alam mo na, kikita ka na. Kapag alam mo na, lalaki na yung network mo. No? So, ano ba yung basic na mga kailangan nating matutunan? No? So, mga gusto pang maihabol yung mga downline nila, tawagan nyo na sila, kapatid. No? Malay mo. Di ba? After nito is biglang parang nakakain ng ano ba yung kinain ni Popeye, spinach, yung downline mo. Ano? Para siyang naging Darna na nakakain ng buto, naging superhero. No? Baka malay mo, no? Dahil dito is yung downline mo na untog at biglang nag super saiyan, di ba? Biglang naging Hulk, naging mamaw kumbaga. Di ba gusto natin 'yan? Tama ba? Can you please type yes para ma-claim mo na rin yung downline mo na hahataw ng todo at magiging top distributor this October, no? And 2023, 2024 and beyond, no? So number one, syempre, yung tinatawag nating GLLA or yung good listening and learning attitude. Akala ko ba upline skills yan? Bakit attitude? Alam nyo ba, for me, it's the best skill, kung skill yan, no, na kailangan mong matutunan is yung good learning and listening attitude. Always having the humbleness para matuto. Kasi nga, uulitin ko, kapag alam mo na, kikita ka na. At kung alam mo na sa feeling mo, alam mo na, pakita mo naman dito sa kita. Kasi believe it or not, kung humble kang i-accept na kaya hindi ka pa kumikita ng malaki kasi kulang pa yung skills mo, kulang pa yung alam mo, tsagain mong makinig ng makinig. Dahil dyan naman nagsisimula. Tapos ulitin mo lang ulitin. Sabi nga nila, repetition is the mother of all learning. No? Yung matatanda ang nagsabi niyan, hindi ako. Sinusundan lang natin. Sabi nga ni Eric Quere, success leaves clues. No?
May clue. Nag-iiwan ng clue ang success. So, good learning and listening attitude. Kahit buklatin mo lahat ng mga success story sa YouTube, no, sa Facebook, at kung saan man, i-open mo lahat ng resources mo. It will always fall dun sa attitude mo towards your upline, attitude towards your downline, no? Sa downline, attitude, no? Ano yung attitude? Willingness lagi na makinig. And sabi nga nila, 90% of the 100% ng pagiging successful, 90% will be based or dahil yan sa attitude. 10% lang daw yung skills. Ganun kabangis yung attitude. Ano ba yung mga attitude na yan? Yan yung pagka, ano yung attitude mo towards pagka na di-focus ka, di mag-focus ka? Yung commitment mo, di ba? Gano kataas? Yung commitment mo ba is I'll try or I'll do my best? Sabi nga is, what if your best is wasn't good enough? What, I did my best, but my best wasn't good enough. I'll do whatever it takes. Yun dapat yung tamang attitude. No, pag may training, drop everything. Pag may gathering, we gather. Kaya hanggat kaya, hindi naman tayo terror-terror na kwan eh, na hindi ka nakasali pag hindi ka nakate. Hindi naman. Pero as much as possible, wag mong dayain kasi negosyo mo to. Yun ang lagi mong tatandaan. Negosyo mo to. Sabihin nyo yan, i-type mo. Negosyo ko to. Eh, gusto ko makita. Negosyo ko to. Yan yung tamang attitude para maging successful ka. Negosyo ko to. Negosyo mo yan. No? Negosyo mo. Hindi yan negosyo ng upline mo lang. Hindi yan negosyo lang ni Sir Tom. Hindi yan negosyo ng crossline mo. Hindi yan negosyo ng kaibigan mo. Hindi yan negosyo ng kamag-anak mo. Negosyo mo to. If you have that mindset, no, na business ko to, di ba ang business minamahal? Di ba ang business ni pinapalago? Di ba ang business iniimbisan ng oras, ng panahon, ng resources? Iniimbisan po yan. Kasi nga, negosyo mo to. No? Hindi lang yan negosyo ng downline mo. Negosyo mo yan. Kung ikaw isang downline, tinutulungan ka ng upline mo, no? Be thankful. Show gratitude. Hindi lang sa salita, pati sa gawa. Kasi akala nung ibang downline, kaya tinutulungan siya ni upline kasi kikita si upline. Totoo po yun, kikita yung upline mo. Yan ay, I would say, natural dito sa mundo na ginagalawan natin. Bawat galaw mo may kumikita. May kumikita. Bumili ka, kahit hindi networking, bumili ka sa tindahan, may kumita. Nagpa-manicure ka, may kumita. Nagpamasahe ka, may kumita. Nagpagasolina ka, may kumita. Tumakbo ka sa kalsada, may kumita doon, sigurado. Gulong, langis, preno, lahat may kumita. Bawat galaw mo dito sa mundong ito, may kumikita. Uminom ka ng tubig, may kumita. I don't know kung meron pang gripo ngayon kasi karamihan ngayon dito sa amin, puro binibili na rin ng tubig. Lahat. Sinindi mo ang lamig, may kumita. Sinindi mo ang aircon, may kumita. So tanggalin mo na sa isip mo na kaya ka tinutulungan ng upline mo kasi kikita siya sa'yo. Oo, kikita siya sa'yo, given na yun. Pero pwedeng humanap yan ng ibang downline na pwede niyang tulungan or pwede niyang ikadi or pwede niyang tutukan. So, be thankful. Sa mga upline naman, your downline, hindi mo yan empleyado. Attitude pa rin tayo, ha? Yung downline mo, hindi mo yan empleyado. Business partner mo yan. No? Yung iba kasi, panay-iyak naman ang nangyayari sa downline, no? So equal lang tayo, equal lang upline downline. So we embrace our role, pagbutihin natin yung ginagawa natin, gawin natin yung party natin, attitude. Yung tamang attitude. Good learning and listening attitude. Matutong makinig, matutong mag-aral. At huwag tayong maging, sabi nga, good learning. Okay? Huwag tayong maging tamad na aralin yung negosyo natin. Huwag tayong maging tamad na i-develop yung sarili natin, personal. No? Ako dati ang lagi kong reason is upline kasi kaya nga hindi ako nagkuan, hindi talaga ako magaling magsalita eh.
Hanggang ngayon naman, hindi naman ako magaling magsalita, pero hindi ako mauubusan na sasabihin. It's because, sabi ko nga sa inyo, tinutulungan ko yung sarili ko, nag-aaral ako. Nagbiyahe na ako, nag-aaral pa ako. Bakit hindi na music ang pinapatugtog ko? Dati music eh. Ba't di na music ang pinapatugtog ko pag nagbiyahe ako? Kasi na-realize ko, wala naman akong planong maging boy band. Wala naman akong planong maging musikero. So why not, isindi ko yung iPad, yung Spotify ko, ang dami na pala ngayon na mga podcast na nasa Spotify, mananawa ka. Kahit buong mundo, ikutin mo, naka-podcast ka po pwede. So ang dami, huwag tayong maging tamad na aralin. O, lalong-lalo na yung matataas na yung rank. O, nakapag inipon nila yung grupo nila, wala silang masabi, sabi nila upline. Ikaw na kasi wala akong masabi, ano i-discuss ko dyan. Kasi nga, naging tamad. Naging tamad sa pag-aaral. Paano naging good learning yun? Diba? So, today, I encourage everyone to embrace this GLLA. To live with this GLLA. No? Isa buhay natin, isa puso natin, akapin natin. No? Ang tawag ni Eric Wery dyan, you go pro. You go professional. You go pro. When it comes to good learning and listening attitude. Go pro. You go professional. No, sabi nga niya, joining network marketing is not the answer to your problem. Joining network marketing does not guarantee you millions of income. Becoming a leader in network marketing is the answer. No? So kulang yung nag-join ka lang. Kasi wala, pag ang mindset nag-join yayaman na, sorry, hindi yayaman. Becoming a leader in network marketing is the answer. So, good learning and listening attitude. Okay? So, are you learning? Sabi ni Upline. Gusto ko makita. Can you please type yes? Diba? Oh. So, good learning and listening attitude. Yung blessing, paldo-paldo darating, sigurado yan. Pagka meron kang GLLA, pag maganda yung attitude mo. Hindi yung pagka nakatalikod yung upline mo, ang dami mong sinasabi, masama yun. Hindi yun good attitude. Hindi yung downline mo rin, pag talikod ng downline mo, itinitismis mo. Kung ano-ano yung itinitismis mo. Hindi ko sinabing ikaw ha. No? Sinasabi ko lang na pag hindi pera, hindi 1-6 yung pag-uusapan ninyo, pag-uusapan natin, huwag nyo nang ikwento. No? Ivern and business, personality development, success stories, yan yung mga pag-uusapan natin. No? Hindi yung chismis ng ibang tao. Okay? So number 2. Since yung GLLA is ini-embrace mo, inaakap mo, you remind yourself na lahat ng bagay, pag maganda yung attitude mo, even ng Panginoon, ibibless ka. No? Siguradong sigurado ako ron. So yung pangalawa is kailangan si Ate Shirley. Bakit Ate Shirley? So, yung pangalawa is kailangan meron kang prospect list. Yun. Sa wakas, may skills na, sabi. Nagagandahan ba kayo sa sulat ko? Ako nagagandahan eh. May meron palang hack dito sa iPad, no? Papalitan mo lang pala yung pad. Yung, ang tawag dito? Yung pen. Oo nga eh. Talaga pangit kasi ang sulat ko eh. Ito pala yung tunay kong sulat, oh. Ayan, nag-notes ako kanina. Tingnan nyo na lang yung sulat ko. Ayan, ayan. Ninyo ba nakikita? Tanggalin ko yung pen. Paano ba to? Para makita nyo yung sulat ko. Saglit. Background. Ayan ang sulat ko. Tingnan nyo. Pangit. Okay. O, layo, di ba? Sulat ko yan. Okay? So, yan. So, prospect list. Nakaganda pala ng sulat tong pen ng Apple. No? So, prospect list. Ang prospect list, kailangan daw, no, is meron kang magandang notebook. Okay? Magandang notebook.
Saan ba yung notebook ko? Maglex. Okay, ito yung notebook ko. Yan. So, meron siyang clip. At syempre, nandito yung mga prospect ko. Nandito na rin yung mga notes ko ng iFern. No? Yan. So, nandito yung mga prospect. Nandito yung mga notes ko ng iFern. Yan. So, bakit maganda? Mamaya, ngayon na pala. Hindi mamaya. Yung notebook kasi na yan, isusulat mo dyan yung mga prospect mo. Or ang tawag ko dyan, potential future business partner. PFBF. Potential future business partner. So, dyan mo isusulat. And, pag sinulat mo dyan, mas magandang balikan, syempre pag maganda yung notebook mo, hindi yung scratch paper lang. Alam nyo guys, nung college, tamad akong magdala ng mga notebook. No? Yung mga classmate ko, kung may subject silang English, isang notebook. Mathematics, isang notebook. History, isang notebook. Kung ano mang subject, isang notebook. No? Iba-iba. So, ganyan kakapal ang nakalagay sa bag nila. Ako noon, isang notebook lang ang dala ko. Nakaganon pa, nakatupi. Tapos, nakasuksok dyan yung ballpen. Tapos, nasa bulsa lang. Ganun ako nung college. No? Pero, sa gantong klase ng business pala, napaka-importante nung listahan mo kasi parang inventory mo ito eh. Inventory ito, para kang may negosyo, ito yung inventory mo. Sumamahalin mo to kasi dyan manggagaling yung income mo eh. At dyan magagaling yung maayos na pagpoproseso at pagpapatakbo mo ng negosyo mo, prospect list. Ang sabi ng upline ko, bumili ka raw ng mahal na notebook. Oh, expensive. Expensive na notebook. Bakit expensive? Kasi pag expensive, mahal. Ah, di ba? Di ba pag mahal, minamahal natin? Tama ba? Pag loved ones, di ba minamahal mo yan? Oh, ganun din yun, yung expensive, mahal. So, aalagaan mo yan. No? Aalagaan mo kasi nga mahal. It doesn't matter kung ilang magkano yung mahal sa'yo. Kung ang mahal sa'yo, 100, yun ang bilin mo. No? Kung ang mahal sa'yo, 500, yun ang bilin mo. Kung ang mahal sa'yo, 1,000, yun ang bilin mo. Kung ang mahal sa'yo, 250, yun ang bilhin mo. So, wala tayong quantity discrimination na baka 50 pesos lang yung sasapat sa pera mo, hindi yun mahal, sabihin mo, yun yung mahal para sa'yo eh. Marami namang mga magagandang notebook. Basta importante, aalagaan mo. So ngayon, for me, ang ginagawa ko sa prospect list is, ito sa mga bago guys, is makinig kayong mabuti kasi napaka-importante nito kasi majority of the upline right now are operating offline. No? Yung point A to point B pinupuntahan. No? From Laguna to Batangas, pinupuntahan. From Isabela to Nueva Vizcaya, pinupuntahan. No? From Ormoc to Tacloban, pinupuntahan. From La Union to Baguio, pinupuntahan. So, napaka-crucial ng prospect list. At kailangan tama yung paggawa mo. Kaya ako, pinapakategorize ko yan into A, B, and C. Yan, nakikita nyo ba? A, B, and C? Yan, pinapakategorize ko yan into A, B, and C. Okay? Yes. Kasi, ito, maiintindihan nyo bakit. May reason yan, hindi yan basta-basta lang. So, si A, kasi una, kaya ka nag-join sa iFern, di ba gusto mong kumita ng malaki? Mangyayari yan pag kumita ka ng malaki na mabilis. Paano mangyayaring mabilis nakikita ka ng malaki? Kailangan maayos ang prospect list mo. Bakit? Kasi may mga tao na walang pera, negative pa, ini-invite mo palang umaayaw na. May mga tao naman na busy daw sila. May mga tao naman di mabigyan ng time. Hirap kang i-schedule. No, minimum wager. May mga taong
walang pangkapital, pero gusto. O, pwede dito yan sa B. May pangkapital, ay gusto magnegosyo, pero walang kapital. B yan. No? Pero may mga tao na maraming pera. May mga tao na merong money, may authority, may need, may network. Ano yung may need? May need ng products, etc. May network, may mga taong negosyante, may mga taong entrepreneurs, may mga taong matataas ang position, mga principal, manager, etc. Sulat mo yan lahat sa A. Nasundan nyo ba? May mga taong tita mo na kare-retire, maraming pera. Tito mo, maraming pera. Dito yan lahat sa A. Bakit natin kinategorize? Kinategorize natin yan hindi para itchapwera yung C, itchapwera yung B, or lihisan yung A, hindi. Or para gawing VIP yung A, hindi. No? Kinategorize natin yan para systematically, ang networking kasi systematic din ito. Science. There's a science behind successful networkers. No? Ibig sabihin, pag science yan, may process, may nauulit siya, naduduplicate. Kailangan lang ituro. So, walang reason, hindi kung para kung ano man, kaya natin yan kinategorize. Malino ba yung boses na applied ali? Gusto ko kasi maintindihan nyo to. Kinategorize natin yan para pagka gusto mong kumita ng malaki at gusto mong kumita ng mabilis, ano ang uunahin natin dyan? Di syempre yung A. Tama? Kasi sa ginagawa natin, kailangan mo lang maintindihan, walang sigurado dito sa ginagawa natin. Kausapin mo yung walang pera, hindi siguradong sasali. Kausapin mo yung may pera, hindi rin siguradong sasali. Pero may isang sigurado. Ang taong may pera, kapag nagustuhan niya yung negosyo natin, automatic yan magwi-withdraw. Automatic yan mag-i-issue ng cheque. Automatic yan magkakaskas ng credit card. No? Nung nagsisimula ako, ang gusto ko lang i-invite yung mga tao na kayang-kaya ko lang. No? Tapos nung pag-attend ko sa training, sabi doon, yung iba, ang una nilang ini-invite yung tanod. No? Kung sa barangay, ang unang ini-invite yung tanod. Tapos yung tanod, di-invite yung kagawad. Yung kagawad, di-invite yung kapitan. Yung kapitan, i-invite si konsyel ng bayan. Si konsyel ng bayan, i-invite si mayor. Ganun, pataas. Ang science behind that is kasi yung nag-invite, feeling niya, ang kayang-kaya niyang invite lang yung tanod. Yung kumpiyansa niya sa sarili niya, yung tanod ang gusto niyang i-invite. Pero nung naintindihan ko, sabi nga ni Applied Zach, gano'ng kakasigurado na sasali yung tanod? Walang kasiguraduan. Gano'ng ka rin kasigurado na sasali yung kapitan? Walang kasiguraduan. Gano'ng ka kasigurado na sasali yung mayor or yung manager ng kumpanya ninyo or yung may-ari ng kumpanya? Wala. Ang sigurado lang, pag nilatagan mo yan, pre-present, nagustuhan, ang gagawin is magsasali siya. Ang kaibahan niyan sa walang pera is tuturuan mo pa yung sumakay ng bus. Tuturuan mo magbenta, magutang at magsangla. Tama? So, in short, kung gusto mong kumita ng mabilis at gusto mong kumita ng malaki, unahin mo na tong A. Oh, ito pa. Yung mga C, ito yung mga pag tinagtak mo, wala namang mahulog na barya, latagan mo na yan, gawin mo ng praktisan. Hindi mo na parang gawin mo na siyang praktisan kasi totoo lang naman itong prospect list, maglista ka raw ng 200 na pangalan. Oh, yan, nakalimutan ko. 200 na pangalan, then yung categorize. Hindi ko sinabing magkuan na mag-prejudge. Mag-iba yung prejudge. Ang prejudge ay to, si Mare. Si Maring Becky. Hindi ko na to isusulat kasi busy siya. Prejudging ang tawag doon. Isulat mo pa rin siya. Kakategorize mo lang siya rito. Sa A, sa B, at saka sa C. Okay? Are you following, guys? Can you please type yes kung nasusundan pa? Ngayon, since nakategorize mo na yan, itong mga sa tingin mo si, on your judgment, ikaw nang maglatag niyan. Okay? Doon din, since nalatagan mo na yan, gusto mo pang isama sa event, pwede. At least doon, na-gauge na kung gusto niya talaga, kahit wala siyang pera, gagawin niyang paraan. At kung pumunta yan, malaki ang chance niyan. Maski wala siyang pera. Kaya sinasabi kong
do not prejudge. So sa 200 na pangalan kasi, ang tawag lang dyan is practice list. Tapos every month, dapat yan nadadagdagan. At least 10 ang nadadagdag dyan. No? Kasi may makikilala ka, nagpakaruwas ka, nakangiti mo sa palengke, nakasama mo sa bangko, naging customer mo. Lista mo yan kasi pag di mo yan nilista, makakalimutan mo. Pag nakalimutan mo yan, wala na naman. No? So, prospect list. So, sa prospect list din, isulat mo yung pangalan. Okay? Trabaho, occupation, or business, location. Bakit natin sinusulat ang location? Okay? Pag Zoom, syempre, kahit anong location yan. Pero at least, para alam natin yung imamatching natin. Okay? Baka taga Leyte pala yan. O di, patulong tayo kila Upline MJ, kila Upline Efren, kila Upline Marie-Chris. No? Baka taga Valle Verde pala yan. Di patulong tayo kay Upline Zach, kay Upline Marky, kay Upline Carly. Oh, baka taga La Union pala yan. Di patulong tayo kay Upline Gladys, kay Kuya Richard. Baka taga Dubai yan. No? Di patulong tayo kay Ate, kay Upline Zay. Baka taga Laguna yan. Patulong tayo kay Upline Runil, kay Upline Dan, kay Doc. No? Baka taga Cavite yan. Patulong tayo kay Doc Yunis. So in short, importante nakasulat din yan. No? And para rin ma-apply natin, especially kung nagpo-probinsya tayo, yung tinatawag nating 1 hour drive kilometer radius. Pag nagpo-probinsya, dito muna tayo magpo-focus sa 1 hour kilometer drive radius. Ano yung 1 hour kilometer drive radius? Okay? 1 hour kilometer drive radius. Halimbawa, ang location mo, nandito ka. Okay? So lahat ng 1 hour kilometer drive radius, yan yung priority mo. Beyond this, 2 hours, 3 hours, nakalagay sa location, strategic tong sinasabi ko para hindi kayo magastusan. Makamamaya, lumapit ka sa upline mo, upline. Yung kinita ko, napunta lang sa gasolina, kulang pa. Nabenta ko pa yung baboy ko pang gasolina. Diba? Okay lang yon. Kasi nagsisimula kayo, negosyo to eh. Kaya nga sabi ko kanina, have that ownership mindset, akin tong negosyo na to. No? Pag yumaman to, ako rin yung yayaman. Pag ito nag-grow, mag-grow din yung pocket ko. At kapag nabili ko yung sarili kong kotse, ako rin magdadrive. Pag nabili ko yung bahay, no? Bahay na malaki, punong-puno ng aircon para malamig. Oh. Ako rin yung titira ron, hindi iba. So pag ganun yung mindset mo, very good 'yon. Pero mas very good kung strategically nagagawa ng tama. Anything beyond that, lalo na yung mga 4 hours pa na biyahe, i-zoom na lang muna. 'Di ba? So 1 hour kilometer radius, go na kagad 'yan. Wala nang pinag-uusapan diyan. So madami yan guys, prospect list. 'Di ba? So number one, good learning and listening attitude. I-apply mo na kaagad yung good attitude sa paggawa ng prospect list. Bumili ka ng magandang notebook. 'Di ba? Ano ba ang gamit ng prospect list? Bakit natin yan ipinapasulat? Oh, 'di ba? Oh, prospect list. Dito pa lang sa paggawa ng prospect list, makakapagpa-pay-in ka na. O yung iba, sinasabi nila, nako, upline, hindi ko pa kaya mag-closing kaya kasi wala pa akong resulta. Guess what? Lahat ng upline mo nagsimula walang resulta. Maniwala ka sa akin. Lagi mo itong tatandaan. The best opening and the best closing is your own story. Pag sinabi mo, pagka sinabi mo sa akin, labawa, direct kita, sasabihin mo, upline, wala pa akong story kasi simula ka lang. Kasi simula ka lang. Actually, meron. Lahat ng tao may story. Ano yung sinasabi ko? Nung nagsisimula ako, ang kinikwento ko, oh, opening tsaka closing, di ba yung gitna, yung presentation proper? Oh, intro, opening, presentation proper.
yung RBA, yung closing, yung pagkuha ng pay-in. May mga downline magsasabi na upline, hindi ko pa kaya mag-closing, hindi ko pa kaya mag-opening kasi wala pa akong resulta. The best opening and the best closing of all time is your own story. Niya nga lang yung ibang downline sasabihin nila, upline, wala pa akong story kasi simula ko lang. Nung nagsisimula ako, itong story ko. I've been an IT consultant for the past 10 years. Nakita ko yung negosyo na to, yung iPhone business. Ayoko nung una. Bakit? Kasi benta-benta, hindi naman ako marunong magbenta-benta. Akala ko benta-benta, hindi pala. Pwede palang invite-invite lang presentation, tas kaching-kaching na. Oh, nung bago ako, ang kinikwento ko is, alam mo, ang kaya naman ako napasok sa gantong klase ng business, kahit na mayayain ako, kahit busy ako, kasi na-realize ko, 10 years na pala akong nagtatrabaho, wala pala akong naiipon. Kwento ko yon. Sa tingin mo, hindi yun kwento ng milyong-milyong Pilipino? Makaka-relate sila sa story mo. Kahit anong story mo, believe me, may makaka-relate yan. Okay? So, bakit ko yan ibinanggit? Kasi itong prospect list, bukod dun sa binanggit ko, pwede mo na itong gawin pang closing, pang opening. Anong ibig sabihin? Di ba sabi, magsulat ng pangalan? Oh, halimbawa, Tito Boy, Tita Girl, no? Si Kuya, Ate, Classmate A, Classmate B, Kumari A, Kumari B. Oh, hanggang 200, di ba? Tama? Hanggang 200. Oh, paano mong nagamit 'yan pang closing, pang opening? Oh, pang opening. Sample. Nakita mo ngayon yung kumpare mo or tinawagan mo or basta't kahit ano nang kwan, basta't importante, nakausap mo, nakita mo, pinuntahan mo. Dala mo ngayon yung notebook mo. Alam mo ba pare, sa 10 kausapin ko, 2 yung sumasali. Ano bang negosyo yan? No? Ang ganda ng kitaan, kaya nga ako nandito eh. Oh. Opening na yun. Ngayon pare, nakikita mo ba yung pangalan mo dyan? Oh, binigay mo sa kanya, pinakita mo yung notebook. Nasusundan? Oo, oh, nandun ako sa number 50. Sorry pare. Kasi ang dami kasing sobrang sa tingin ko, sasali na yung kwan eh. Mas mabilis silang kausap kaysa sa, alam mo na, kaysa kung kanino man. Eh, nadyan kita sa pang number 50 kitang naisulat. Basta ang sinulat ko dyan, yung sa tingin ko, madaling kausap at mabilis. No? Patulad dito, naalala mo to yung principal natin sa number 10. Pasensya ka na number 50. Ang good news niyan, Brad, yung number 1, number 5, number 7, number 9, number 6, hindi ko pa nakausap. Hindi ba kilala mo itong mga to? O, pag sumali itong mga to, unahan mo na. Ngayon pa lang mag-join ka na. O, di ba? Napang-closing mo na siya, napang-opening mo pa. Ano ba yan? Umupo ka dyan. O. Tama. May isa pa. O, nakita mo naman. Eh, paano kung number one naman siya? Nakita mo naman. Sa dami ng sinulat ko dyan, ikaw ang una kong naisip. Tama. Nakasulat. Numerado. Nakikita niya. O. Mararamdaman pa nga niya na ko ni ay napaka-special ko pala sa iyo. 'Di ba? Bakit number 5 siya, doon siya sa top 5 eh. Oh, pag naman nandoon naman siya sa dulo, ay eh, mag-sorry ka. Sabihin mo na lang pasensya ka na, Brad. Eh katagal kasi nating hindi nagkita eh. Kaya nandito ka sa kuan sa dulo, pero naisulat kita. Oh, huwag kang mag-alala kasi ngayong araw ako noon, tuwing araw-araw. Ngayong araw na to ate, ito pa lang ang nakakausap namin. Tingnan mo nga, wala pang kamarka-marka, malinis na malinis. So dyan pa lang sa prospect list, pwede mo nang magamit yan pang opening, pang closing, kung ano man basta pang kwento mo. So paano mo ngayon ipakikita yung notebook mo na pangit, na gulis-gulis, sa prospect mo, milyonan ng kitaan kung hindi maganda yung notebook mo. Tama? So, kailangan maganda yung notebook mo. Hindi siya scratch paper. Yung tipong proud ka kapag binuklat mo. Kasi pag hindi ka pag pangit, hindi ka proud na buklatin, nahiya ka eh. Kasi nagre-reflect yan sa personality natin, di ba?
So, in short, kailangan maayos yung notebook mo. Okay? So, lahat ba magbibili na ng notebook? Diba? Sabihin mo, bibili na ako, apply ng notebook. Hyper notebook ko yun. Hyper notebook. So, ngayon may prospect list ka na. Okay? Siyempre, hindi lang yan listahan. Hindi yan yung parang pelikula na blue book. Listahan ng mga kasapi sa sindikato. Hindi. So, listahan. Meron ka ng listahan. No? Kailangan, ini-invite yan. Okay. So, meron ka ng prospect list. Tama na yung GLLA mo. Good listening and listening, learning and listening attitude. Meron ka ng prospect list, may inventaryo ka ng kakausapin, paano mo naman sila i-invite? Okay? So, invitation is an art. Walang eksakto or perfectong pag-i-invite. Kasi meron nga dyan, nakasama lang sa karwas, nagkwentuhan ng basketball, naisingit yung iPhone. Tapos, nilatagan, sumali. Paano yon? Walang saktong invitation. Meron yung nakasama lang sa binyagan. Hindi nga siya tunay na invited. In-invite lang siya ng kakilala niya. Sumama-sama mo ako sa binyagan. Pumunta. Doon sa event. Napansin yung Jordan shoes niya. Ganda ng Jordan mo. Limited edition niya na. Collector ka rin. Nagkaroon ng conversation. Sa iPhone kasi, partner namin yung Jordan. Ano yung iPhone? In-invite na. Walang eksaktong pag-i-invite. No? Pero kung tatanungin mo si Upline Ali, ano ba yung pinakapaborito kong way ng pag-i-invite? No? Ang pinakapaborito ko yung direct approach. Direct approach. Ano yung direct approach? Applicable ito sa mga close-closean mo sa buhay. Ito yung mga kapatid mo. Ito yung mga kaibigan mo na pag nagyayan ng two bats, pag nagyayang kumain, kain, pag nagyayang manood ng sine, pag nagyaya, so kung saan man, kasama mo yan. Sa kalokohan, sa tawanan, sa kainan, sa dramahan, sa iyakan, yan yung mga close mo sa buhay. Direct approach na ang approach ko dyan. No? Kasi, ang mga tao, ini-invite mo pa lang, meron na silang idea kuno doon sa negosyo natin. Alam ko na yan. Networking. Paano mong, so ako ang tinatanong ko agad, bakit pare, may experience ka na ba sa networking? Wala pa. Narinig ko lang, scam daw yan. Close kami. Paanong scam? Yan, laki ng building sa Ortigas. Kaya importante nanonood ka ng RBA. Kasi kung hindi ka nanonood ng RBA, paano mo malalaman na may malaki tayong office sa Ortigas? Or kung hindi ka pumupunta sa office, pumunta ka ang office or at least nanonood ka kung nasa malalayong parte ka ng Pilipinas, nanonood ka dapat dun sa ating mga events sa RBA, sa Zoom. No? So, paano naging scam yan laki ng building sa opisina? Paano naging scam? Yung may-ari nasa go negosyo. Paano naging scam, 'di ba? So kapag ka sinabi ko sa kanya na umupo ka diyan, kaya direct approach, pare, tignan mo lang. Kasi napakagandang negosyo nito. Pag di mo nagustuhan, huwag kang sumali. Pag nagustuhan mo, malaking bagay para sa akin na makasama ka rito, mas gaganaan akong gawin yung business. Sa 10 taong kausapin ko, 3 yung sumasali. 4 yung sumasali. So, hindi po pwede, yun ang key. Hindi po pwedeng tanggihan niya ako kasi nga close kami. Hindi ko, pag sinabi niyang wala kasi akong pera, hindi ko nga tinatanong kung may pera, kaya ang sinabi ko, umupo ka dyan at makinig ka, meron tayong importanteng tao na magpipresent sa iyo ng business. Ito yung taong nagtuturo sa akin, ito yung taong nagme-mentor sa akin, ito yung umaalalay sa akin. Kuya ko to sa iPhone, ate ko to sa iPhone, tita-titahan ko to sa iPhone, kung sino man yung upline mo, kung sino man yung nagpipresent para sa negosyo. Direct approach. Basta ang key, hindi po pwede na hindi siya
makinig man lang. Hindi ko sinabing sumali ka. Sabi ko makinig ka, magkaiba yun. Tumahimik ka dyan. Huwag mo ipilit yung gusto mo na scam to. Nakikita niyo yung tono ko. Hindi man yan yung mga direct wordings na sasabihin ko. Pero nandun yung hindi pwedeng di mo tingnan. Kasi nga close kami. Okay? Yan yung direct approach. Ang maganda pa rito sa direct approach, kung ikaw sinasabi mo kasi upline, nahihiya kasi ako. Nahihiya. Yan. Ang direct approach ay saktong-sakto sa mga mahihiyain. Paano naging sakto yan sa mahihiyain na upline? Loloko naman kami. Totoo. O, sample. Tita. Alam mo naman, mahihiyain ako eh. Di ba? Ito na yung mismo sasabihin mo. Ma'am, alam mo naman, mahihiyain ako eh. Actually, nahihiya ako ngayon. Kanyaran sa sobrang ganda nung nakita kong negosyo. Pwedeng part-time. Hindi ko mapigilan yung sarili ko na i-invite ka. Oh, di ba mahihiyain ka? Nagamit mo yung pagiging mahihiyain mo. Correct? Direct approach. Kapag ka sinabi niya, ano ba yan? Ah, di ba? Eh, tita, alam mo naman, mahihiyain ako. Hindi ko ma-present. Pero maganda. Ayan o, kumita na nga ako ng 6,000. Ayan o, kumita na nga ako ng 72,000. Ayan o, kumita na nga ako ng 40,000. Tama? Nandun yan. O sa mga busy. Alam mo naman, sobrang busy ko, bro. Sir, ma'am, tito, tita. O, kanya lang, sa sobrang ganda ng ganun pa rin, sa sobrang ganda ng opportunity na to, hindi ko natanggihan, sobrang ganda. Bibigyan ko talaga siya ng oras. Diba? Direct approach. Oh. Meron ding direct approach na pag-i-invite sa Facebook, hingin ninyo sa mga upline ninyo yung script. Ano yung sample nito? Ang sample nito is parang ganito. No? Actually, parang kunsay, mix siya ng direct approach at saka ng third-party approach. Na kunyari, hindi siya ini-invite mo, pero siya. Oh, parang ganito. Gusto sana kitang maging business partner sa iPern. No? Gusto sana kitang maging business partner. Merong, or hindi, pwede yun, gusto sana kitang maging business partner. Or, merong kasi akong project ngayon sa iPern. Ang target ko is 300,000 ngayong buwan or kung ano yung malaki para sa kausap mo. Kasi baka mamaya sabihin mo ron, ang project ko kasi ngayon 50,000, sa'yo malaki yun, pero sa kausap mo maliit yun. Baka hindi rin mag-cut ng atensyon. So may project kasi ako at saka yung mukhang realistic naman sa'yo. No? So gusto ko kasing kumita ngayon ng kalahating milyon. May project ako ngayon kalahating milyon. Baka pwede mo akong bigyan ng kakausapin na gusto ko, na gustong pumartner sa akin para dun sa project ko. Kasi sabihin niya, ano yan? Ba't hindi pa lang ako? Oh, di ba? So ano yan, Bes? No? So meron tayong script para diyan, hindi ko na masyadong idedetalyo. Meron din naman yung parang nagtatanong lang, especially dun sa mga tito mo na negosyante. Tito, check mo naman to. Kasi meron may gusto akong may tao na kaibigan ko na gusto raw akong gawing partner, gusto niya akong maging business partner. Eh hindi maintindihan. Baka pwede mong i-check pag sinabi mong maganda itong negosyo na to. Eh, itutuloy ko. Pag sinabi mong pangit, eh, hindi ko itutuloy. Pero, ang totoo nun, kasali ka na. Okay? So, pero ang totoo nun, parang ini-invite mo na third-party approach pa rin ang tawag doon. And, excuse, along the way, sabi ko nga, invitation is an art, no? Maraming way pa ng pag-invite. Okay? So, medyo bibilisan ko at kumukunti na yung participants natin, baka yung iba, inaantok na. Okay? Lagi mong tatandaan na kapag marami kang natutunan ngayon, sigurado, yung 2024, is yung buong year ang pinasabi ko, hindi lang yung January, no? Yung buong year ng 2024. Okay? So, ngayon, meron ka ng GLLA, Good Learning and Listening Attitude, marunong ka na mag-prospect list, marunong ka na mag-invite, kahit ano pang klase ng pag-invite yan, basta ang importante, kapag
nandito na sa presentation proper na kailangan ayusin mo yung pagpapakilala mo. Ang tawag natin diyan is hello, sound check. Malinaw pa yung boses ko. Can you please type 1? Nalobat na yung aking AirPods. Malinaw naman? Okay. Thank you. So, ngayon, na-invite mo na, no? Bago mo ipakilala yung apply mo or lahat ng hininga mo, lahat ng galaw mo, lahat ng kibot mo dito sa iPern, dito iikot sa A, B, C rule. Ganda talaga ng sulat ko rito sa iPad na to. Dilib ako. So, A, B, C rule. Kung mapapansin din mo, A, B, C rule, sadya akong nilakihan yung A. Niliitan ng konti yung B at niliitan yung C ng todo. No? Ang A, B, C rule na to, rule siya. So, pag sinabi mong rule, kailangang sundin. Rule nga siya. At sa rule na ito, meron kang role. Meron kang pwesto. Ikaw yung B. Ano ba yung B? Bridge. Okay? Si C, siya yung client. Or potential future business partner. Si A, yan si iPern, si upline, pwedeng kotse, pwedeng yung vitamins, pwedeng yung building natin, anything positive about iPern. Okay? So, si B, ikaw yung bridge, si C is si client or potential future business partner. Sa mga first time natin dito, ang siste is itong ABC rule, matagal mo na itong ginagawa. Okay? Paano matagal nang ginagawa offline? Hindi ka lang aware na ang pangalan, ang tawag yan sa network marketing, sa iPern, is ABC rule. Ang ABC rule, parang minsan, oh, in-ABC mo ba ako dyan na maayos? Ano yon? Siyempre yung iba, pag para siyang code, no? Na hindi nila naiintindihan, pero ang ABC rule is ganito siya. Kung naaalala mo, no? Dati nanood ka ng isang movie, kung hindi sa sinihan, sa Netflix, sa TV, tapos sabi mo dun sa kaibigan mo, pare, panuorin mo yung kwan, panuorin mo yung Transformer. Wala na akong maalalang movie. Hindi na kasi ako nanonood, no? Panuorin mo yung Transformer. Panuorin mo yung Iron Man. Ang ganda. Sobrang ganda nung kotse na ginamit ni kwan, ni Iron Man, no? At saka grabe yung kwan, yung effects, ang ganda talaga. Tapos yung drama, etc. Tapos parang kinikwento mo na, tapos yung kaibigan mo, no? Gustong-gusto niya ng panoorin. Tapos pag pinanood niya, successful yung pagkakakwento mo sa kanya. It's the same dun sa kumain ka ng napakasarap na pagkain, uminom ka ng masarap na milk tea, winord of mouth mo, no? Dun sa kausap mo, that's ABC rule. Binibuild up mo si iPern, binibuild up mo si upline, binibuild up mo yung mga resulta sa iPern, binibuild up mo yung magandang vitamin D, binibuild up mo kung gaano kaganda yung sistema natin dito sa grupo natin, binibuild up mo kung gaano kasipag ikaw, gaano kasipag yung upline mo, gaano kasipag si Sir Tom, gaano ka committed yung mga leader dito, lahat, binibuild up mo siya. ABC rule. Ikaw ang gagawa niya. Hindi si upline. Kasi for example ako, no? Kaya lagi kong sinasabi, oh, napanood mo ba yung video ko sa kanya? Napanood mo ba yung mga yung life story ko? Kinwento mo ba ako? Kasi for example, ako. Si Presidential Director Ali Tolentino, may kausap ako na invite ng guest ko. Sabi ko sa kanya, ay panoorin mo yung video ko. Baka ma-inspire ka. Di pa parang nagyayabang ako. Pero pag ang nagsabi, yung nag-invite dun sa tao,
doon sa client, di ba parang, uy, panuurin mo to. Kasi ito yung makakausap natin mamaya. Sobrang busy na itong tao na to. Pero pupunta siya. Eh gusto ko, kilala mo rin siya bago ko siya ipamit sa'yo. Pinanood yung video. Tapos, make sure na napanood niya. O, Brad, napanood mo ba? Pag sinabi niyang, hindi eh, busy pa ako eh. Okay lang. So, baguhin mo yung pag-i-busy mo. Ipakilala mo na maayos yung upline mo. Yun yung sa akin. Paano dun sa mga upline na nagsisimula pa lang pero sila yung upline mo? Okay? Rule number one. Ang upline mo, kailangan lagi mong pinagmamalaki or kung hindi mo siya maipagmalaki, huwag mong sisiraan. Kasi pag siniraan mo yan, or hindi naman siniraan, dinown mo yung tingin mo sa upline mo, ikaw yung bridge ha, dinown mo yung tingin mo sa upline mo, kinwento mo kay C or kinwento mo dun sa isang downline mo, ano sa tingin mo ang mangyayari? Di siyempre, hindi na nila re-respetuhin to si A. Tapos, hindi sila makikinig. Yung networking is designed, hindi siya kayang gawin ng isang tao. Hindi ko siya kayang gawin mag-isa, kaya nga natin ito tinitraining yung mga tao eh. Hindi siya kaya lang ng upline mo. Hindi mo siya kaya ng ikaw lang din. So eventually, ito yung mga issues na mararan mo pagdating ng panahon. And bago ko makalimutan, lagi nyo itong tatandaan. May dalawang klase ng client ka dito sa iBurn. Yung una is si Potential Future Business Partner. Ito todo ko na. May pangalawa, si B. Si B, siya yung downline mo. No? Yung una mong client is si Potential Future, yung hindi pa kasali, yung pangalawa is yung downline mo. Client mo pa rin yan. So, hindi mo po pwede na sabi nga eh, it applies to both, upline and downline. Hindi po pwede na minamarites mo na negative way sa downline mo yung upline mo. Hindi pwede yun. Hindi mag-work yung ganung klaseng relationship dito sa business natin. So, sabi nga ni Upline Sack, hindi mo this business, hindi mo empleyado yung downline mo. Yung upline mo, hindi mo alila yan. We show respect as partners dito sa business natin. Magbigayan tayo. Okay, so sabi rin ng upline ko, itong ABC rule, so para ka lang nagkukwento, balik na tayo dun sa proper na pag-discuss ng ABC rule. Pag daw na master mo yung ABC rule, yayaman ka na raw. Oo, oh, kasi gagalingan mo lang magkwento eh. Gagalingan mo lang mag-ABC, mag-build up. Parang ibinibida mo, no? Yung kaibigan mo, dun sa gusto niyang ligawan. Diba? So, siyempre, hindi niya sasabihin na, Juan, na ay, pag natulog yan, malakas umilik. Ay, mabawang pa yan. Ay, tamad yan sa bahay. Diba? Oo. Oh. Siyempre, sasabihin niya, ay, grabe, ang sipag niyan. Ang talino niyan. Napaka-responsable niyan. Diba? May kotse yan. Diba gano'n na sasabihin niya? Gano'n na sasabihin mo pag ikaw yung bridge? So, puro positive ang bridging. At pinapakita ito hindi lang sa kwento, maski sa galaw. Yung tipong may event or may invite yung downline, may invite ka. Yung upline mo nagpahuli ng konti. Ginawa niyang style, no? Hindi naman yung late. Ginawa niyang style 'yon para magkaroon ka ng time na i-ABC siya. Okay? So, pagpasok ni upline doon sa restaurant or kung saan man, tapos ikaw nakasimangot ka kasi late yung upline mo ng 15 minutes. No? Wala nang ABC roon. Tapos ayaw mo pa siyang kausapin. Ansan ang ABC doon? No? Hindi ko sinabing nangyari na yan. Ha? Sinasampulan ko lang kayo. No? Kailangan ikaw mismo, na kung kinakailangan na, tumayo ka pa eh. Ay, ito pala yung upline ko. No? Ito pala yung tumutulong sa akin. At siya rin yung magdi-discuss. Siya yung mas may pagpapaliwanag.
O kung nalatagan mo naman na, baka meron akong hindi na-discuss, ito, saktong-sakto. No, binigyan tayo ng oras ng aking upline. Love na love ko to. No? Nauna lang to sa akin na isang buwan. Pero, sobrang sipag. Kaya kabisadong-kabisado niya na yung negosyo natin. Kaya yung mga upline, eh, kaya ako na-force din maging upline. I mean, nung nagkaroon ako ng downline, ganun ako binibida, kabisadong-kabisado ng upline ko to. Eh, hindi ko rin kabisado. Inaral ko talaga siya. Okay? Sabi nung downline ko, yung upline ko, ang galing magsalita. Sabi ko, hindi ko pa nga na-experience sa harapan eh. So, nung nag-invite siya ng sampo, ay, napilitan akong tumayo sa sarili kong mga paa. No? So, anyway, ABC rule is just para ka lang nagmamarites ng normal. No? And gamitan mo ng konting hyperbole. Ano yung konting hyperbole? O, lagi kong sinasabi is, hindi ko naman sinabing hindi ka pa nga kumikita ng 1 million, pang bagsakan mo, million-million na ang kinita ko rito. Hindi ganon. No? Lokohan naman na yon. Wag naman ganon. Yung hyperbole, gandahan mo naman ng konti yung kwento mo dun sa upline mo. Ganon. So, ang pinaka key is hindi exaggerated. No? Hindi exaggerated, pero may energy at may connection. No, merong may dating, no, doon sa taong kausap mo. No, may normal siya na hindi exaggerated. Yung ramdam nung kausap mo. Walang problema kung nagkwento ka pa nga doon sa binibridgingan mo eh, doon sa client mo eh. No? So ang key is be a bridge. Okay? So as we go along, mas matututunan nyo yan, yung pag-bridge. And even yung pag-post ninyo sa Facebook, bridging yun. Even yung pananamit mo, bridging din yun. No? Even yung kotse mo, bridging yun. Okay? So, kailangan, kung sa setup ng table talk, or ng RBA, or ng event, kailangan ang dating ni A, is VIPing VIP. No? Hindi ko sinabing magpa-VIP yung upline. Tratuhin mo siyang VIP. Para makinig si. Okay? Para makinig yung kung sino man ang kakausapin. Huwag pabaliktad. Baka mamaya, ikaw na B, sobrang ambinida mo ng ibinida, baliktad. Lumit na si A. Mas malaki na yung client. Mas malaki na sa paningin ng upline mo si C. Wala na, nanliit na si Kwan, nanliit na si A. Pag nanliit na si A tapos siya pa pinag-present mo, ano sa tingin mo ang mangyayari? Di ba? Okay, are you learning guys? Last topic na tayo, number 5. Kasi nga 5 fingers lang naman 'to unless gusto niyo gawing 6. No? So, okay pa kayo? For the last topic? Okay. Closing. / follow-up. Yung follow-up, hindi ko masyadong i-discuss to. Kasi ang pinapollow-up lang, ang pinapollow-up lang guys, nilataga na. Oh. Meron kang good learning and listening attitude. Meron kang prospect list. Nag-invite ka na. Na proper bridging mo, ABC rule, or T-up ang tawag ng iba dyan, nalatagan na. Anong gagawin? Closing, kunin ang pera. Follow-up. Ang pina-follow-up lang is yung walang pera. Yan lang yung ipa-follow-up mo. Pag may pera, pinapapayin yan. Gets? Ulitin ko ha. Pag walang pera, yan yung pina-follow-up. Pag may pera, hindi yan pinapalo-up. Kino-closing yan. Ini-instant. Gumanda yung sulat ko pero mahina pa rin ako sa spelling. Instant. Basta instant pay-in. Okay? Instant pay-in ang may pera. Sa follow-up, meron tayong tinatawag na 24 to 48 hour rule.
Okay, ang 24 to 28 hour rule is within 24 hours dapat yan ma-follow up mo. Kasi unti-unti yan lumalamig. Parang sinaing yan. Pinakamasarap yan pag bagong saing. No? Pag umabot yan ng 24 hours, lalo na kung ang bigas mo is yung matigas, matigas na yung kanin. No? So, ibig sabihin, lumalamig yan. Within 24 hours, dapat yan ma-follow up mo. No? Pakita mo yung prospect list mo, yung mga nilatagan mo kahapon na positive, unahan mo na to, or pare si ganito, sasali na, ano bang ginagawa mo? Diba? Ito, tuloy-tuloy yung pangangausap ko ng tao, sayang naman. Or, pare, nakagawa ka na ng paraan. Diba, sabi mo kahapon, mangungutang ka, kasi tinatanong naman sa presentation yan. Ano po? Ano po ang mode of payment na gusto nyo? Credit card ba yan o cash? Sabi niya, wala akong credit card. Ah, cash na lang. Kung cash, available na po ba ngayon yan? Sabi niya, yun ang problema. Wala pa. So, dito siya sa follow-up. Okay? Ngayon, within 24 to 48 hours, hindi yan kakatok sa bahay mo para mag-payin. Ikaw talaga ang tatawag yan. Okay? At pag sinabi niya, puntahan mo na rito, available na yung payin, puntahan mo na. Huwag mo na ipagpabukas yan. Kasi kapag yan nakakausap ng kapitbahay niyang negative, ay, iPhone, ay, networking, pangit yan. Yung 100% belief level niya, nagiging 90 na lang. Pag uwi niya sa bahay ulit, nakita niya yung tatay niya, Dad, na, alam mo ba yung iPhone? Invite kita ron pag join ko. Ay, sumali na yung tito mo sa ganyan. No? Wala, pangit yan. Bakit, sumali ka? Hindi po. Oh, sasali yun, sabi niya, hindi po na. 90, 80, hanggang naging 0. So, kailangan within 24 to 48 hours, mapajoin mo na yan. Okay? So, sa closing natin, gets nyo ba guys? Can you please type 1 kung gets nyo yun? Okay. Sa closing is paano ba mag-closing si Upline Ali, no? You begin with the end in mind. Ano ba yung end in mind mo? No? Siyempre ako, every time na may kakausapin ko, iisa lang ang nasa end in mind ko. Pay in. Kaya kung mapapansin ninyo sa lahat ng mga nakausap ko, ito lagi ang nasa isip ko. Pay in. Again, ang pinapollow up lang dyan is yung walang pera. So ang closing is pay in. You begin, ang end in mind mo dapat palagi is pay in. Kaya nga pag nag-post si Upline, kailangan mag-push ka rin. Kasi invite mo yan eh. Sa'yo yan nakikinig. Halimbawa, sabi ng invite mo, sige, pag-iisipan ko. Ikaw na yung magsabi, ano pang pag-iisipan mo? Tanungin mo na ngayon kasi habang nandiyan si Upline, masagot niya. Tama? Ikaw magsasabi nun na nag-invite. Okay? At wag na wag yung sabi nung guest mo, sige sir, mag-uusap na lang po kami ni Juan, ni Upline na Efren. Siyempre, hindi po pwedeng sang-ayunan mo yon na o-apply, mag-uusap na lang kami. Oh, mag-uusap na pala kayo eh. Ba't sinaman nyo pa ako rito? Yun ang sasabihin ko sa'yo. Tama? So, kailangan is pag nag-push na si Upline, pumush ka na din para magkaroon tayo ng pay-in. Instant pay-in. No? So, ngayon, kung hindi talaga makuha ng instant pay, yun yung pinapollow up. Ngayon, dito, sa begin with the end in mind, normally kasi, kaya niyan sinasabi, no, na, yan yung sinasabing pag-iisipan pa, di ba, yan yung start. Yun yung nilatagan. Okay. Begin with the end in mind, ang end in mind, pay in. Ang start niyan, yung nilatagan. Siyempre,
Ang end niyan is yung start to finish kung tawagin. Start to finish. In between, yan yung pwedeng objection, kaya hindi pa yan nagjo-join, may objection pa, or may question. No? And normally, in between, naglulup yan paulit-ulit. Paano paulit-ulit? Baka meron pa siyang question, kaya hindi pa siya nagpe-pay in. Or baka may objection pa siya. Oh, di ba? Baka meron ka pang hindi nasasagot. Kasi ang ibig sabihin ng pag-iisipan is tell me more, convince me more, kwentuhan mo pa ako, ulahin mo pa ako, di ba? Convincein mo pa ako, kwentuhan mo pa ako, pakita mo pa, ulang pa. So, continuous ang kwentuhan yan. Kaya nga lagi kong sinasabi, you always invest in yourself. Invest, mag-aral, makinig, no, magtiyaga, magsulat, magtiyagang makinig dun sa mga recorded podcast natin, marami sa YouTube, marami sa Facebook, sobrang dami, no? Kaya nga, pasipagan lang naman ito, hindi siya pagalingan. Kasi pag paulit-ulit mong naririnig, no, parang kanta lang nga daw yan eh. Kahit Korean pa, yung lyrics nung kanta, pag paulit-ulit mong naririnig yan, makakabisado mo. Tama, mali? Tama? So, anong ibabato mo, ano ang isasagot mo sa mga question niya at objection niya kung hindi ka naka-switch on? So, objection and question, naglulup yan paulit-ulit, pabalik-balik. Sa'yo at saka sa kanya, sa'yo at saka sa kanya. Okay? Ngayon, dito, itodo mo na dyan. Isagad mo na. Itodo mo na, makipaggitgitang ka na dyan. Kasi ang goal mo ay pay in. Huwag mo na siyang papormahin dyan. Okay? So, lahat ng question niya, sagutin mo. Lahat ng objection niya, sagutin mo rin. Okay? So, lalong-lalo na ang mga buying signs kung tawagin pag nagtatanong yan. No? Pag marami siyang tanong. Ano yung ganito? Ano yung ganyan? Entertain mo na maayos. Sagutin mo na maayos. Itodo mo yung pag-iABC mo. Between you and your upline, sino man yan, basta't yung kasama mo dyan sa nagpipresent, itodo na ninyo. No? Itodo na natin kasi ang kasunod niyan, no, is 2024 na. Todo na natin tong buwan na to. No, we go back to basic and this is the 5 basic disciplines, no? 5 fingers, basic NDO, kung ano man ang tawag mo dito. Ulit-ulitin lang natin to. Gawin. Aralin, gawin. Aralin, gawin. Sa mga alam na, gawin na. No? Gawin na natin siya. Mag-prospect list. No? Oh, yan, bonus pang-anim. Up-ali question po, paano kung wala po daw pang pay-in at wala din daw ang credit card? Ay siyempre, gawin natin, ituro natin yung matagal niya, ituro or hindi, actually hindi ituro eh. Ipaalala natin sa kanya kung ano yung matagal niya nang ginagawa. Alam niyo yung kung ano yung matagal nang ginagawa ng bawat isa sa atin? Yung mangutang. O di mangutang, turuan mo mangutang. No, kung hindi siya marunong, turuan mo mangutang. Anong gagawin natin? Alangan naman na nabigyan natin. Hindi naman tayo pwede magbigay. So, turuan mo siya mangutang. Ngayon, ipo-point out mo naman sa kanya bakit niya gagawan ng paraan. So, dyan pumapasok yung lagi kong kinikwento na for the past 10 years, ang ganda ng trabaho ko, IT consultant, pag pumasok naka long sleeves, magandang sapatos, shining, planchado ang long sleeves, minsan naka-necktie, respetadong tignan, pero ang laman pala ng savings ko ay walang 300,000, 44,000 lang ang laman ng savings ko. It made me realize that for the past 10 years, wala akong savings, kaya ako nag-join sa iFern. Ginawan ko siya ng paraan. Kailangan ko siyang gawan ng paraan. Yun yung kailangan mo i-point sa kanya. No? Nagagawa niya ng paraan. And ako naniniwala ko, ang tao, pag nagustuhan niya, andun tayo sa question and objection and suggestion.
Dito yan, magluluplup yan dyan. No? Magluluplup yan. Objection, question, suggestion. Yung pangungutang. Tuturuan mo talaga siyang mangutang. At kailangan niyang mangutang. Kailangan niyang gawin ng paraan. So kaya siya objection, rejection, question, suggestion. No? So doon yan, paulit-ulit lang yan. Hanggang sa, oo, sige, gagawin ko ng paraan. Kasi na-realize niya na pag tinuloy-tuloy niya, sabi nga is, doing the same thing over and over and over again and expecting a different result is insanity. Hindi ako nagsabi niyan, si Albert Einstein. Pag paulit-ulit mo raw ginagawa yung isang bagay, tapos nag-expect ka ng ibang resulta, ang tawag daw doon ay insanity. So, kailangan, nung nandun ako sa time na in-invite ako, wala akong 300,000, 10 years na ako nagtatrabaho. Di, dagdagan ko pa ng 10 years yung pagtatrabaho, wala pa rin akong 300,000. Bakit? Wala akong ginagawa. Eh, naibay. Tama ba? So, ano ang kailangan kong gawin? Kailangan kong mag-iPad. Kasi sabi sa akin, nung nag-invite sa akin, marami nang gumagawa nito, kahit part-time, kumikita ng malaki. Dinagdag ko siya. Yes, may pagbabago sa mga sa routine ko. Dati, paglabas ko ng opisina, matutulog na ako. Or, sasyat ng konti, matutulog. Ngayon, hindi. Mag-iPad ako. Dati paggising ko, maliligo, magbabrowse-browse, yun ang trabaho ko lang bago maligo. Ngayon hindi na. Kailangan ko na mag-iper na agad. So nagkakaroon ng adjustment. Pero after 9 months naman na ginagawa ko part-time yung iper, ito na yung katumbas. No, nakapag-resign ako. After 4 years, kumita ng 30 million. So, again, question, objection, tinotodo natin ang pag-ABC. Yan, inotodo natin ang pagkukwento. Lahat yan, ang katumbas niya ng story. Lahat ng rejection niya, lahat ng objection niya is katumbas lang din yan, story. Na may kikwento, inspiration, motivation, to inspire them. No? So, yan. So, those are the 5 basic discipline. I hope no na meron kayong nakuha. Happy ba kayo? Happy ba? And na-equip ba kayo? No? Na-equip ba? So, in short, let's grind no for the next 90 days. For the next, actually, bago mag 2024 is 80 days na lang Iloa Blind Abu from Cebu. No? So, 80 days na lang, kaya pa nating itodo ito. No? Kaya mo pang kumita at least 1 million for this 3 months run. Kung ikaw nagsisimula, kaya pa ng at least 300,000, no? Para pagdating ng 2024, naka-momentum tayo. Okay? So, in short, tapos na tayo. And siguro, sa mga gusto lang ha, oh, pwede tayong tumanggap ng 2 question. No? Sino unang magtatanong? Mabilis lang to ha. Go. Pwede sa chat. Wala. Kung wala na. Ah, siyempre, apply Marky. No? Umiinom tayo ng collagen. Vitamin E. Ayan, oh, vitamin E. Umiinom din tayo ng milk thistle para hindi tayo nahihirapan pumupo. At siyempre, para maganda ang tulog natin, sleep easy. Okay, and pagising natin pernactive. Oh. Correct. Sino pa ang may question? walang gustong magtanong? Okay, kung wala na, picture tayo. Apply Brunel pa, screenshot naman tayo diyan. Yes, apply. Open po camera, gallery view, 5 seconds, sige, yan, may nag-open pa ng camera, wait lang, baka ako yung mawala, okay, sige no, smile po, capturing in 3, 2, 1, Brave Arts. Yeah. Pwede kang mag-screenshot ng sarili mo ha, ikaw na nanonood ngayon para may pang-post ka. Mentoring with PD Ali ka mo. Kasi maraming networking. Pagsali mo,
pababayaan ka na, wala na silang pakialam sa'yo. Dito sa atin, iba. So, ABC pa rin yun. Pang-ABC mo pa rin yan. Pag-practicean mo lang ng pag-practicean lahat. No? Lahat yan, napaka-practice, lahat yan, natututunan. Lahat yan, nababago. Okay guys, bye-bye. Nabali. Thank you. Bye-bye. Welcome. Welcome.